ng Miyerkules, January 31, 2024. Time check ngayon ay alas 7 na ng umaga. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Malapit nang mabuo ang Code of Conduct o COC sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may pag-usad na rin ito dahil na rin sa nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at counterpart nito sa Vietnam. Ayon kay PBBM, ito rin ang kanyang isinusulong noon pa sa mga kapwa ASEAN member states na magkaroon ng COC bilaterally. We're pretty much there. Yun yung memorandum of understanding na ating ginawa between our two coast guards, pati yung mga plano na magkakaroon ng joint cruises at joint exercises this year, 2024. So talagang na yung sinasabi ko noon na magkaroon ng agreement. Kung hindi natin matapos ang Code of Conduct with ASEAN and China, ay sabi ko, gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN. Nananatiling tapat sa konstitusyon ang buong hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kaya naman hindi na nila kailangang isailalim pa sa loyalty check ang kanilang mga tauhan kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar na kumilos laban sa People's Initiative at ipagtanggol ang konstitusyon. Ang PNP remain as a solid organization behind our chief PNP, behind this administration, sir. We remain and we continue to be serving po the Constitution. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi nakikisawsaw sa politika ang mga pulis. At sa halip ay nakatutok anya sila sa trabaho para sa peace and order ng bansa. Palagi pong pinapaalala ng ating chief PNP na dapat laging isa puso at isa isip ng ating mga pulis, na dapat alam natin yung ating mandato. Ang ating mandato ay to enforce the law at respect the rule of law. At yan pa rin po yung gagawin po ng inyong pambansang pulisya po. Humingi umano ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng mga naging pahayag ng alkalde sa prayer rally sa Davao City noong Linggo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa presidential sister, mismong ang alkalde ang lumapit sa kanya at nagsorry sa mga sinabi nito. Magugunit ang pinagbibitiw ni Mayor Baste sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung walaan niya itong malasakit sa taong bayan. Nagpahayag din ito na pagkadismaya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Dumulog kahapon sa Korte Suprema ang mga anchor at reporter ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon ito ay sa panguna ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque, na kabilang sa mga anchor ng broadcast network. Naghain sila ng petition for certiorari and prohibition at humihiling na maglabas ng temporary restraining order o TRO ang kataas-taasang hukuman laban sa indefinite suspension order na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa istasyon. Umabuso umano sa kapangyarihan ng NTC at sinabing wala sa jurisdiksyon ang ahensya sa paglalabas ng dalawang kautusan. Anila malinaw na paglabag ito sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Humingi sa ating kataas-taasang hukuman na ideklara na walang bisa ang order ng National Telecommunications Commission na ipasailalim ang SMNI sa indefinite suspension. Ihinto muna itong indefinite suspension sa aming hukilan, sa aming network. Kami po ay apektado rin. Hindi lamang kami na mga empleyado, bagkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin.
Nagpahayag ang Department of Labor and Employment na handa ang kagawaran na umasiste sa mahigit 300 empleyado ng CNN Philippines at Sky Cable na nawala ng trabaho dahil sa pagsasara nito. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, maaari silang bigyan ng tulong ng departamento sa pagtitiyak na ang mga benepisyo na dapat bayaran sa kanila ay maibibigay kung hindi pa sila nababayaran. Dagdag pa ng kalihim, mayroon din iba pang assistance na maaaring ibigay sa mga apektadong empleyado. Nagpahayag naman ang pagkabahala ang Federation of Free Workers o FFW sa pagsasara ng dalawang kumpanya. Nanawagan ang labor group sa pamahalaan na mag-adopt ng mga hakbang na makatutulong na maiwasan ang pagkawala ng trabaho ng mga empleyado kapag nagkakaroon ng corporate restructuring. Itinigil na ng CNN Philippines ang kanilang operasyon ngayong araw habang ihihinto naman ang Sky Cable ang mga operasyon nito sa darating na February 27. Inaasahang mailalabas na ngayong araw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panibagong memorandum circular para sa panibagong extension ng franchise consolidation. Ito ang magiging bataya ng mga traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate para mapalawig ang kanilang mga provisional authority hanggang sa katapusan ng April 2024. Sa press conference sa Pampanga kahapon, nilinaw ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolano na nakasaad sa memorandum ang otomatikong pagpapalawig ng visa ng provisional authority. Ibig sabihin, kahit mag-expire na ang prangkisa ng mga traditional na jeep, makakabiyahe pa rin sila hanggang April 30. Kabilang sa naging concern ng mga miyembro ng transport group na Manibela kung maire-rehistro pa nila ang kanilang mga prangkisa kung nag-expire ito ng Enero ngayong taon. It's either within the day or by tomorrow, yung bagong MC based doon po sa pronouncement ng ating gagalang-galang na Pangulo. Kaya nakabase na po yung kanilang authority sa provisional authority. This will also be extended until April of this year. Doon po sa bagong lalabas na MC, kasama po doon yung authority na hanggang po doon sa extension period din. Iginiit ng Department of Education na mananatili ang kanilang order hinggil sa pag-aalis ng administrative tasks sa mga guro sa public schools. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na masyado pang maaga para sabihing malabo itong maipatupad sa mga paaralan. Nauna ng kwinestyo ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang hakbang na ito ng DepEd. Ayon sa grupo, kulang umano ang 10,000 administrative personnel na idineploy ng DepEd kumpara sa kabuuang bilang ng public schools sa buong bansa. Bagaman kinikilala ito ng DepEd, sinabi ng ahensya na maaaring gamitin ng mga eskwelahan ang kanilang pondo mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE para makapag-hire ng mga non-teacher personnel. Iniulat ng Department of Health na bumababa na ang mga kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Base sa datos ng DOH, bumaba na ng nasa 15% ang mga kaso ng sakit na kahalintulad ng trangkaso sa pagpasok ng taong 2024. Gayunman, sinabi ng DOH na maaari pa rin magbago ang mga numero batay sa mga bagong report. Noong nakaraang taon, umabot sa 193,148 ang influenza-like illnesses na naitala sa bansa. Iniulat ng Department of Agriculture o DA na umabot sa 20.06 million metric tons ang produksyon ng palay noong 2023, ang pinakamataas na ani sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.5% na mas mataas ang output ng palay kaysa noong 2022 na nasa 19.76 million metric tons. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng ahensya na patuloy na pataasin pa ang rice harvest volume ngayong taon. Ngunit, nagiging hamon sa agrikultura ang inaasahang kakulangan sa supply ng tubig dahil sa El Nino.
Umaasa ang Bureau of Corrections o Bucor na makapagpapalaya ang ahensya ng nasa 5,000 to 10,000 persons deprived of liberty o PDL na may nagawang heinous crimes o karumal-dumal na krimen sakaling manalo ang kanilang apela patungkol sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr., sa ngayon anya ay patuloy pang hinihintay ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kung makakasali na sa GCTA ang mga PDL na nakagawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. May nag-ruling na simula ngayon yung heinous crime hindi na pwedeng mabigyan ng GCTA. Ngayon, may nag-decide naman na judge, no? Na sabi niya hindi, pwede pa rin mabigyan ang nakagawa ng heinous crime ng GCTA. Pag nanalo yung appeal na yon, maraming mapapalaya. Samantala, sa tala ng Bucor, aabot na sa halos 20,000 na mga PDL ang napalaya mula November 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ang pagpapalaya ng mga PDL ay bahagi pa rin ang target ng pamahalaan na ma-decongest ang mga bilangguan para sa mas maayos na pagtrato sa mga nasa piitan, alinsunod sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Samantala, susunod sa GMK News. House Speaker Martin Romualdez inaming nakipagpulong sa mga kinatawan ng pirma. Commission on Election dumipensa kung bakit hindi agad sinuspinde ang pagtanggap ng signature forms kaugnay ng People's Initiative. Abangan ay ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Ian, and Tim. Good morning, Kat! At happy viewing po sa lahat ng mga kasambahay natin na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Miyerkules para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napapanood niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe! Maraming mga Pilipino, mga kasambahay, ang nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa dahil mas malaki daw ang sweldo doon. Kaya mabibigyan nila ng mas maalwang pamumuhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kumusta naman kaya ang paninirahan at paghahanap buhay nila sa ibang bansa? Yan ang inalam natin sa ilan nating mga kababayan na nagtatrabaho sa Amerika. Ang kanilang sagot, abangan yan mamaya sa Viewpoint. Yun o, pero ay nadugtungan ko na yan. Kasi di ba kung ayaw nyo naman ang magtrabaho sa ibang bansa, mga kasambahay, marami ring paraan para kumita dito sa Pilipinas. At isa na dyan ay ang pagkakaroon naman ng sariling negosyo. Kahit maliit lang, di ba? Kaya kung interesado kayo, ituturo sa atin ng isa nating kasambahay kung paano magsimula ng isang crochet business na pwedeng magawa kahit ng isang estudyante o ng isang housewife. Abangan nyo yan mamaya sa Bread and Butter. You know. Familiar yun, ha? Gusto kong itry yan eh, kasi di ako matututun. Crochet yan. Puntahan natin yan mamaya. After ito, update naman para sa mga techie and foodie nating kasangbahay. Alam nyo ba na merong technology kung saan pinagsama ang art and science of cooking? Kaya naman sinasabing perfect o chef level ang pagkain kapag inihaw mula daw dito. Gaano nga ba kahusay ang smart grill na ito? Yan ang inyong abangan mamaya sa Techie Muna. Amazing! Very cool. Parang na, ano ko to na, naka-excite panoorin to. Ha? Ito yung mga gusto ni Irene. Mapapagaling yung pagluluto. At masarap. Ilan lamang yan sa mga abangan ng ating mga manonood ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik tanaw muna tayo sa kasaysayan. Itinuturing na isa sa most celebrated conservation success stories ng Fauna and Flora Organization ang nangyaring pagsagip sa Arabian oryx mula sa extinction noong year 1982. Balikan natin ang matagumpay na muling pagpaparami ng Arabian oryx species dito sa ating Today in History. January 31, 1982.
Pinakawalan sa araw na ito ang 10 Arabian Oryx sa open desert sa bansang Oman na nagsilbing makasaysayang pagkakataon sa muling pagbabalik nito sa parang at kanilang original habitat. Ang Arabian Oryx ay isang uri ng antelope na matatagpuan noon sa Israel, Jordan, Iraq, Syria at Egypt. Noong 1972 ay idineklara itong extinct sa wild o sa parang, bunga ng walang habas na pangubuli at pangangaso. Ngunit bago pa maubos ang Arabian Oryx sa parang, ay nagkaroon ng rescue plan ng Fauna Preservation Society na tinaguri ang Operation Oryx upang masagip ang naturang species. Humuli ang grupo ng ilang nalalabing Arabian Oryx sa South Yemen at dinala ang mga ito sa Phoenix Zoo sa Arizona. Bumuo sila ng breeding program na kalaunan ay sinuportahan ng Sultan ng Kuwait at ng Hari ng Saudi Arabia. Makalipas ang isang dekada ay umabot sa 35 ang bilang ng mga Arabian Oryx at 6 sa mga ito ay inilipat sa San Diego Zoo at nagsilbing satellite colony. 10 naman sa mga Arabian Oryx ang pinakawalan sa open desert sa Central Oman noong January 31, 1982. Patuloy na dumami ang populasyon ng Arabian Oryx at noong 2011 ay binigyan ito ng bagong klasifikasyon ng IUCN Red List of Threatened Species bilang vulnerable. Taong 2019 ay tinatayang mahigit 1,000 at 200 Arabian Oryx na ang nabubuhay sa parang, samantalang ang mga nasa semi-captivity naman ay nasa pagitan ng 6,000 at 7,000. Kaya sinasabi ng marami na itong ginawa ng flora and fauna and flora, nababalitan ko talaga, nasabi ko sa inyo. Itong ginawa daw ng organization na ito ay talagang timely intervention, sinasabi nga nila. Kasi talagang malapit na talagang maubos eh. Pero ang ginawa talaga nila, inalagaan nila yung kumuha sila ng 3 kung hindi ako nagkakamali. Tapos yun yung pinarami nila. Tapos nilabas nila sila ulit dun sa kanilang natural habitat nung mga 30 na yung mga yun nung time na pinakawalan ulit nila ito. Kaso nga lang, di ba 1970s nangyari ito na parang pinarami kasi nga ma-extinct na sila. 1996, yung nakikita ulit ng mga tao na dumadami na itong mga oryx, nag-start na naman yung poaching. Oh, sinabi ng mga researchers na itong mga oryx talagang kayang-kaya nilang mabuhay kahit na sa naka-extreme yung desert, kumbaga yung environment. Parang minsan sinasabi, harsh talaga yung environment. Kaya nilang mag-survive pero yung gagawin ng tao, napapatayin sila, yung ipo-poach sila, yun yung hindi nila kayang ma-survive eh. Kaya ang pinaka-sinasabi nila reason kung bakit ma-extinct na lang itong mga oryx talaga is tayong mga tao. Okay. Kaya talagang isa yun sa pre-promote nila at saka ng government na sana mapigil na. Kasi ang laki ng part ng oryx sa history din ng mga Arab. Talaga? Oo, kasi ano eh, may mga Arabian poets nasasama nila itong mga oryx kasi napakaganda daw talaga nito. Mm. So nilalagay nila ito minsan dun sa mga ginagawa nilang literature. Parang ine-express nila yung kanilang artistry sa pamamagitan ng parang ginagamit nila itong mga oryx ng mga sinaunang panahon. Kaya sinasabi nila na paano pag nawala na itong mga ito, tapos binasa nila ulit yun, yung mga Arabian poems na yun, parang hindi na nila madaling ma-imagine kasi nga wala na yung mismong oryx. Kaya yun yung sinasabi nila na ayaw nilang mawala, yung culture din nila. Kaya dapat hindi ma-extinct itong mga oryx. Tama. Naging growing trend daw pala kasi ito sa Kingdom of Saudi Arabia, yung pagkoconserve nga talaga ng mga endangered species. Kasi meron pang 2 species na endangered noon. Yung sand tsaka Arabian gazelle na na-save din nila. So parang ang galing ng ginawa ng wildlife authorities nila para makonserve nga itong mga species na ito. Pero ang sinasabi nga nila, no, magiging isang challenge daw kasi talaga is yung nga, parang kapag kulang yung support ng government, tapos yung funding dyan, tsaka yung long-term commitment. Kasi hanggang saan sila aabot ng pagkoconserve ng ganyan kung hindi sila committed sa isang bagay. Pero yun nga, no, yung binanggit mo yung sa poaching, maganda rin yung ginawa ng wildlife authorities kasi meron silang mga parang several measures na ginawa na inintroduce para maiwasan yung poaching. Hindi lang nalathala lahat, pero meron silang mga steps na ginawa. Tsaka para yung siguro sa environmental factors din, para yung reintroduction sites, yung titirhan nitong mga species na ito, hindi siya magalaw masyado ng mga tao. So, very good daw yung ginawa ng wildlife authorities ng Saudi.
Kaya nga ano eh, tawag dito, sinasabi rin na yung pagpe-preserve dito sa ano sa Oryx na to is ano, isa siya sa mga successful na recovery programs. Kasi nga from dati na yun nga nasasabi na nag-extinct na siya dahil din sa human activity, sa mga ano din dahil sa mga tao, sa mga habitat loss din. Pero itong by 2011 doon in-announce na na yun nga, isa siya sa mga successful story ng mga, kumbaga, ng mga na-preserve, ng mga, or kumbaga, success siya when it comes to conservation. Kasi nga, after nga nung malaman nila na nauubos nga sila yung population, nagkaroon ng maraming mga breeding programs, tapos yung mga conservation efforts. Kaya ang ganda nung ginawa ng Fauna and Flora Organization na yun nga, isa yung mga ginawa nilang steps na, kasi nga, pag, parang naisip nila that time na pag yung kinukuha lang nila from their environment, parang hindi siya magandang ano way para mapabreed sila. Kaya ang ginawa nila, gumawa nga sila ng mga breeding programs wherein sila na yung kumukuha mismo na, kumbaga sila na yung nagpapalaki, hindi sila yung kumukuha sa iba. Tapos parang doon nila ibibreed. Parang ginawa nila is sila na mismo yung parang nagpa-breed sa kung anong area meron sila. Tapos, yun nga, parang ang ganda nung collaboration din ng mga iba't ibang countries. Kasi may mga ginawa rin silang, nung dumami kasi itong Oryx, ano, ginawa nila para mas lalo pang dumami, hindi lang dun sa area kung saan sila next thing, nilagay din siya sa mga iba't ibang ano areas na kung saan sila pwede. Kasi ano sila, pwede lang sila tumira, if I'm not mistaken, sa mga desert. Tapos, ayun, kaya isa rin yun sa mga ways na para hindi lang din sila makulong sa isang area, binigay sila or kinalat sila sa mga iba't ibang areas na pwede sila. Parang meron nga akong nakita na sanctuary na merong mga na-tourist ka, punta ka doon sa deserto, ganyan. May mga packages na parang pwede kang i-tour. Tapos merong isa, nakita ko kasi sa TripAdvisor, meron siya, nagpasama siya sa isang parang scientist, gano'n. Tapos yun yung nag-guide sa kanila doon sa deserto para din ma-explain sa kanila itong mga Arabian Oryx. Minsan talaga yun lang yung kulang, yung kaalaman din, yung awareness din sa mga tao na ano yung magagawa sa atin pag nawala yung mga ganitong klase ng hayop, di ba? Kasi sila yung parang isa sa mga pag-ikot ng food chain eh. Kasi prey sila. Maraming mga marami silang predators. May mga wolves doon, may mga leopards, at tao rin. Pagkain naman din talaga sila. Pero nga, dahil nga unregulated naman yung poaching naman, yung trophy hunting, yun yung nakaka ano eh, damage eh. Kasi kung pangkain mo naman, enough yan. Kasi marami sila, tapos kumakaalat sila. Pero kung gagawin mong pang ano lang, sport. Yun yung magiging problema kasi hindi siya sustainable. Mga kasangbahay, no? Ito yung pinag-usapan natin kanina, nabanggit natin kaninang intro. Dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon ang mas pinipili na magtrabaho sa ibang bansa sa pag-asa na mas kikita sila ng malaki doon kaysa dito sa Pilipinas. Kaya naman, tinanong natin ang ilang overseas Filipino workers sa Amerika kung mahirap bang magtrabaho sa ibang bansa. Narito ang kanilang viewpoint. Sa lahat is opportunity to eh. Pero kapag ano, trabaho ka nga lang tuloy, trabaho lang lagi. Pero kasi ginagawa mo naman yun para sa pamilya mo eh. Pero siyempre pagdating ng time, ma-achieve mo naman din yung mga pangarap mo, ano. Kaya lang talaga is yung malayo ka sa family mo eh. And yung parang nahirap na part eh. Pero yun na. Magandang opportunity na rin to para sa, hindi lang sa pamilya, para sa sarili mo na din. Yung homesickness, yung talagang namimiss mo yung Pilipinas, yung simoy ng hangin ng Pilipinas, ganyan. Mas masaya sa Pilipinas talaga. Kaso syempre, yung income, mas opportunity ka nga na pag nagtrabaho ka sa ibang bansa. At ayun na, marami kang matutulungan. Yeah, masarap naman, eh, malaki kita rito eh. Sa Pilipinas, mayroon pang buhay. Ikita ka lang ng ano, 250, 300. Kung nagtatricycle ka, kumita ka ng 300, bibili ka pa ang gasolina. Bali, 200 lang matitira. Mainit pa. Eh dito, malaki kita, malamig. Hindi ka pinapawisan.
Tsaka makakapagpadala sa pamilya dito sa Pilipinas. Kahit marino ka na, 500 lang kung kaya nagkoconstruction. Dito, tulak-tulak lang basura ng cart, takot ng cart, walis-walis. Ikita ka ng misa, 140,000 sa loob ng 2 linggo. Pinangbaba ng 100,000 sa pera ng Pilipinas. Kaya mas masarap dito, para ayoko nang umuwi eh. I was a little, well, younger when I got here. It's not as hard as when you're older, no? Kasi yung the way you blend in with the society, iba. So I went to school here, tapos I you know graduated and then went to different sector dito sa state. So from technical to management, and now we own our own business here. So my business is right here inside Seafood City. The name of it is Simas Cocina. So growing up here or maturing here, iba eh, kasi first iniwan mo yung mga friends mo, so you have to make new friends here in the States. So iba yung friendship dito compare sa friendship natin. Yun lang talagang struggle ko dito, and then of course the language. Kahit na ang Pilipinas is ano, parang yung medium of instruction natin doon sa Pilipinas is English na rin. And then yung media doon, English na rin, no? But you know, conversation English is different. So kaya trying to make friends here, you know, when you have to speak English all the time, parang iba talaga. Yun ang talagang struggle ko. And then, you know, as you mature and all, nag-iba na, of course. So it became easier. Mahirap. O kasi lahat ng yung family members ko are in the Philippines. So nakaka-homesick. Ang hirap kasi, lalo na ngayon, ang hirap ang mahalababasay, mahirap umuwi. May part ba na masarap? Masaya din kasi like we get to visit the US. Like last week we had a Thanksgiving break, so nakapasyal din kami sa Grand Canyon. So meron ding masarap na part. Yeah. So yung experience ko sa Pilipinas ng working in the Philippines was actually more fun for me. I guess yung sa mga coworkers, like everyday para ka lang nagpa-party sa office. It's not really like just working. Dito kasi it's really working hard. From when you get to the office, you don't really get to, you know, yung mga chika-chika sa office. So office mates, like your coworkers become your friends in the Philippines. Dito parang hindi masyado. Yeah. Although I built some friendships also in the office, iba pa rin yung sa Pilipinas. Like yung mga nagiging ninang ng anak mo is your coworkers. Dito, I didn't get that kind of relationship with my coworkers. Kasi nga sobrang busy. Well, actually, both ways. Nag-work kasi ako sa Philippines for almost 20 years already as a retail manager. So, masarap siya kasi naka-explore ako career-wise ng mga bagay na hindi ko nagawa sa Philippines. And it's really a new challenge, a new horizon. Hindi siya masaya kasi syempre malayo ka sa family. I have a son and a father in the Philippines. I have my daughter with me, so hindi naman malungkot masyado kasi I have my daughter. But syempre sobrang lungkot kasi yung panganay ko malapit siya eh. And then my father is old already, so I'm wishing lang talaga na God will provide me ways in the future that I would be able to let them experience what I experienced. Kasi America is America. Hindi natin yun pwedeng i-deny. So, yun. Masarap na hindi. Pero positivity, whatever happens, I know mararanasan din naman ng family ko yung nararanasan ko. Ano po yung masarap na part ng pagtatrabaho sa abroad? Financially. Yeah, financially. You will... sinusweldo mo na kasi yung sinusweldo mo ngayon na hindi mo sinusweldo dati. Kumbaga, triple pa siya or times 4 pa, converting to Philippine peso. Pero pag dito ka namumuhay, hindi rin. Para ka rin Pilipinas na
you have to really, you know, magtipid ka kasi pag hindi ka nagtipid, mababaon ka sa utang. At the same time, hindi mo maibibigay yung sa family. So it's a discipline as well. So I think financially and career-wise, mas na-explore ko talaga yung kaya kong gawin kasi iba na siya ngayon. Shout out kay Marquisha Asia Aguirre sa girlfriend ko. Hello. Tapos sa anak ko bala si Calix Mateus Waban, saka kapatid ko si Kuya Kevin Waban, Kerry Waban. Sa mga tropa ko diyan. Binabati ko yung mga katropa ko diyan, mga nagtatrasel, saka mga taga Bagong Puo, Kalibuyo, sa Cavite, mga taga Tansa. Andito na ako ngayon sa Amerika. Serda and Landrito, Ulanday, yeah. Tayag family, and the Mercado families in the Philippines. Shout out kay Zeke, kay Daddy, tsaka kay Aki. Hello sa inyo, tsaka yung mga friends ko dyan sa Cavite. Oh, napanood po natin ang iba't ibang opinion ng iba nating mga kababayan na nagkatrabaho sa ibang bansa. Siyempre, gusto rin natin kunin ang viewpoint ng mga nanonood sa atin ngayon sa ating live streaming sa Good Morning Kuya Facebook page at UNTV News and Rescue YouTube channel. Hello po sa inyo, mga kasangbahay. At kung kayo po ang tatanungin, mahirap bang maging OFW o magtrabaho sa ibang bansa? I-post lamang po ninyo sa comment section ang inyong mga sagot o reaction. At bago po matapos ang ating program, babasahin po natin ang ating featured comments for the day. Right. Saktong-sakto, Ira, kasi may mga nanonood sa atin from Saudi, di ba? Ang daming iba't-ibang mga bansa. Diba? So pwede kayong mag-comment na. Bittersweet yung sagot nila, no? Pero yun talaga eh. Ang karamihan sa mga sagot nila, mahirap, pero napapadali naman. Kasi syempre, binigyan rin naman tayo ng Diyos ng ability to adapt. Tsaka syempre, no, para sa pamilya. Totoo, lagi yan. Pero ito naman, lipat naman tayo dito sa ating Kristiyano drama ngayong umaga. Tungkol ito sa kwento ni Terrence na isang deaf and mute. Matapos pumanaw ang ina, kinuha siya ng kanyang ama na may iba ng pamilya para manirahan kasama nila. Magiging maayos kaya ang kanilang relasyon kahit na mahirap ang kanilang komunikasyon? Panoorin natin. My mom was a strong woman. She raised me alone because my parents separated when I was very young. My dad has had his own family for a while now. I've never met his family since they lived far away. That's why I'm nervous and concerned about moving in with them now that mom is gone. Are you okay? Here's your other stuff. Pero mamaya mo nalipitin yun. Kaya muna tayo. Hello, it is nice to meet you. Oh, she's trying to learn sign language for you, Terrence. Nag-message si Vince. Late na daw siya makakauwi. Katatapos lang ng basketball practice niya. Too bad Vince didn't make it for dinner. He said it's okay. I hope you'll get along with Vince too. Let's go,
Do you want some ice cream? They're making fun of me again. Is Kuya Vince making fun of me too? He probably got into a fight with his friends. His friends? They were making fun of Kuya Terrence when we came by them earlier. Are you okay? He thought that he hated him. No, Terrence. Kuya is not good at expressing himself, but he cares a lot. How do you like your room, Terrence? Terrence? Stop. That's my brother. Okay. And that's true. No, it's funny. Not. It's not funny. Kuya Vince even learned sign language with me. He is just shy to try and talk to you. It's okay, Terrence. I know it's hard. You're deaf and mute and... I'm bad at sign language, but we can connect and be able to understand each other in a way that goes beyond our words and actions. Through here, puso sa puso. Terrence, always remember, God look in the heart. You can't hear words, but you can communicate through hear. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Unang Samuel, 16:7. Magandang reminder din sa atin no, na ang Diyos tumitingin siya sa puso, hindi dahil sa kung ano mang itsura mo, physical appearance mo. Mas importante talaga kung ano yung ano rin eh. Kumbaga, kung ano yung nasa loob mo. Kasi diba, syempre, sa mundo natin, meron tayong mga, may mga flaws tayo, may pagkukulang. Kaya maganda na i-practice natin kung ano yung mga, kumbaga, yung ano natin, yung mga ginagawa din natin. Saka yung mismong paglilinis mo ng kalooban mo. Kasi kapag sinasabi nga, may isang quote akong naalala dahil dito. Is yung sinasabi nila na, kahit anong tago mo sa ugali mo, lalabas at lalabas yan. Kaya maganda talagang i-practice natin na magkaroon tayo ng magandang pag-uugali. Tsaka yung malinis na kalooban, di ba? Iba kasi yung kapag may malinis kang kalooban, lumalabas yun, nagra-radiate yun, na
through thoughts, mapupunta siya into actions. Kaya maganda na mag-practice tayo nung ganun, di ba? Totoo. Tsaka dito isa rin sa parang nakikita ko na parang kapag tayo, nung may sangkap tayo ng katawan na maayos, na nagpa-function, gamitin natin yun sa paggawa ng mabuti. Tsaka alagaan natin, di ba? Kasi marami tayong mga kapwa-tao na wala sila nun. Halimbawa, mayroong mga hindi nakakapagsalita, hindi nakakapakinig, wala silang, hindi sila nakakakita. Parang kapag ikaw, meron ka ng mga bagay yun, dapat pahalagahan mo, di ba? Ingatan mo. Kasi maraming mga tao, yung wala nung meron ka. Di ba? Kaya napakahalaga, no, na mapangalagaan natin yung ating mga katawan, lalo na yung ating mata. Dahil mahirap ang magkaroon ng problema sa paningin, lalo na kapag ito ay humantong na sa tuluyang pagkabulag. Subalit hindi lahat ay may kakayahan na magpatingin sa mga manggagamot at espesyalista. Upang makatulong sa ating mga kapwa na nangangailangan, ang MCGI Cares ay nagsasagawa rin ng optical mission, gaya ng ating isinagawa sa bansang Brazil. Para nós é muito importante, né? Para nossa comunidade, porque tem várias famílias aqui precisando. E vocês, quando chegaram aqui, nos ajudaram muito. Sa kasalukuyang panahon, milyong mga tao na ang may problema sa paningin. Ngunit ang 80% ng mga kaso nito ay may iwasan sana kung agaran itong magagamot. Sa Brazil, kahit na patuloy na tumataas ang bilang ng mga oftalmologo, kakaunti pa rin ang nakakatanggap ng serbisyo upang mapangalagaan ang kanilang mga paningin. Ilan sa mga dahilan ay ang limitadong imprastruktura, hindi sapat na transportasyon at mataas na halaga ng pagsusuri at pagpapagamot. Isa ang Villa Maria sa Paranagua, Brazil, sa mga komunidad na hirap makakuha ng ganitong serbisyo. A nossa comunidade é uma comunidade de periferia, é uma comunidade onde a maioria trabalha como reciclagem, autônomo, diarista. Enfim, é uma comunidade de baixa renda, assim como em outras comunidades aqui de Paranaguá. A nossa comunidade eu descrevo como uma comunidade de trabalhadores, de pessoas lutadoras, né? De pessoas honestas que sempre estão procurando ganhar o pão para a família, apesar de ter muitas dificuldades de recursos, poucos recursos financeiros. É uma comunidade trabalhadora, uma comunidade que vale a pena investir, vale a pena trazer benfeitorias, cuidados, porque eles realmente são muito carentes nessa área. Eles precisam de atenção, precisam de apoio e precisam de ajuda. Isang mabuting alternatibo ang mobile optical service upang maihatid sa mga maliliit na komunidad ang serbisyong pangkalusugan para sa mga mata. Kaya naman, binisita ito ng MCGI upang maghandog ng libreng serbisyo. Para nós é muito importante, né? Para nossa comunidade, porque tem várias famílias aqui precisando. E vocês, quando chegaram aqui, nos ajudaram muito. E aqui não tem nenhuma igreja que veio para o nosso bairro, que chamou a comunidade inteira, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Então, para nós está sendo muito, muito, muito bom mesmo. Eu e a Monique, minha filha, a gente se sente muito bem-vindo. Quanto mais pessoas se unirem para se mobilizarem para ajudar, mais pessoas serão alcançadas. A gente sabe que hoje os recursos são muito poucos e sem recursos a gente não consegue fazer, nem aqui na nossa comunidade, nem em outras comunidades que também estão esperando essa oportunidade.
para esse mundo. E é importante que mais pessoas agreguem, somando, contribuindo de alguma forma para que não somente melhore, mas como aumentem esses atendimentos, não só aqui nessa região, mas em outras regiões carentes da nossa cidade também. Ang pagtutulong-tulong ng bawat isa ay nagbibigay liwanag at pag-asa para sa mga nangangailangan. At sa bawat serbisyong ating ibinibigay, naisa sa katuparan natin ang pangarap nila para sa mas maginawang buhay. Milyong salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. At yun din yung panalangin natin, gaya nung sinabi nung isa dun sa ating napaglingkuran, na sana hindi lang sa kanila, kumbaga pati pa sa mga ibang rehiyon, sa iba pang mga lugar na nangangailangan ng tulong natin. At ang pinakakailangan po namin sa mga panahon na ito para magawa natin yung mga bagay na yun, ay yung panalangin din ninyo na sana magawa pa namin to sa mas marami pang mga tao, kasi yun din yung nais ng puso ng MCGI, yung mas makatulong pa tayo sa mas maraming tao. Salamat sa Diyos. Nagagawa natin to. At hindi lang dito sa ibang bansa na nagagawa, talagang iba't ibang worldwide. Hindi lang isa na pakita natin ngayon, ito lang ba yung nagawa natin medical mission. Marami dito nga lang sa Pilipinas sa Mamenta every Friday sa MCGI Clinic. At meron tayong mga umiikot ng mga mobile dental and optical clinic sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumbaga yan kasi yung pagsunod natin sa utos ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Wala tayong pinipiling kahit ano, wala tayong pinipiling kulay or race or religious affiliation, di ba? Kasi yun yung utos sa atin na dapat natin sundin talaga. Parang may batas na sinulat sa puso natin na susundin natin, di ba? Pero may kasabihan naman na minsan na ignorance of the law excuses no one. Kaya kapag nasa batas ng tao, kailangan natin itong sundin, dahil kung hindi, papatawan tayo ng karapatang parusa. Pero kung batas naman ng Diyos ang pag-uusapan, paano ba ito dapat sundin? Yan ang alamin natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Ang Diyos naglalagay ng batas. Yung batas ng Diyos, kung sumasampalataya ka, dapat mong sundin. Huwag mong isipin yung labag o yung kabaligtaran ng batas. Ganun ang pagkilala sa Diyos. Meron siyang batas, huwag nating kukwestiyonin. Alam nating pwede niyang magawa ang isang bagay, pero huwag kang kukwestiyon. Parang ganito, no? Sa Israel nung araw, sabi ng Diyos, walang kakain ng taba sa inyo, huwag kayong kakain ng taba at saka ng dugo. Sabi niya, sa anumang paraan, basahin natin ang isang talata sa Levitico 3:17. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan, na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. Dugo at taba, hindi ipinapakain ng Diyos sa Israelita. Walang kakain ng taba. Ang taba ng baka, taba ng mga tupa, yun ay susunugin para maging isang masarap na samyo sa Diyos. Basahin natin ang isang talata sa 3:16 ng Levitico. At mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, pagkaing handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy, lahat ng taba ay sa Panginoon. Lahat ng taba sa Panginoon. Susunugin sa dambana, lahat ng taba. Ngayon, kung hindi ka nag-iisip, kung hindi mo alam yung totoo, sabihin mo, bakit ganun? Ang sarap-sarap pa naman ng amoy nung taba pag nasusunog na, kina iniihaw mo halimbawa yung baka, no? Nasusunog na yung mga taba. Ang sarap-sarap. Pero wag mong kakainin, aalisin mo yung taba, lahat ng taba sa Panginoon. Siguro yung mga taong walang kaloobang sumunod sa Diyos, siguro sa isip-isip nila, bakit ganun? Ang sarap-sarap nung taba . Bakit ayaw ipakain sa amin? Ang taba ay sa Panginoon. Ngayon, komo ngayon, moderno na tayo, nag-aaral na mga tao sa mga siyentipiko, may napakaganda pala nung batas na yan. Sa Israel kasi, wala pang ano noon, wala pang microscope. Hindi pa nila alam yung cholesterol, hindi pa nila alam yung mga nakakasama sa tao pala yung taba. Eh nung pala sa panahong Israel, kung hindi man nila naiintindihan na
Kung may takot sila sa Diyos, hindi nila kinakain ng taba. Eh, maganda pala yun sa tao, huwag kang kakain ng taba. Ngayon, naiintindihan na natin ba't sinabi ng Diyos sa Israel, huwag kayong kakain ng taba, lahat ng taba sa Panginoon. Eh kung iisipin mo lang, aanin ba ng Diyos yun? Kakainin ba ng Diyos yun? Hindi na makakainin ng Diyos yung taba eh. Kaya niya lang sinabing, lahat ng taba ay sa Panginoon para huwag kang kumain ng taba kung gumagalang ka sa Diyos. At pag hindi ka kumain ng taba, ikaw ang makikinabang kasi hindi ka magkakaroon ng sakit sa puso at saka sa cardiovascular system. Kaya naiintindihan natin ngayon yung sinabi sa Israelita, libu-libong taon na nakakaraan. Ha? Kaya pala bawal ng Diyos ang taba para ang tao na susunod ay mapabuti. Ngayon, eh sabi ng Diyos, magpabautismo ka. Kukwestiyonin ba natin yon? Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Pag nag-utos siya, alam niya kung anong dahilan, ba't niya inuutos. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pilipinas at Vietnam lumagda sa kasunduan sa rice trade, maritime cooperation at incident prevention sa South China Sea. House Speaker Martin Romualdez inaming nakipagpulong sa mga kinatawan ng pirma. Commission on Elections dumepensa kung bakit hindi agad sinuspindi ang pagtanggap ng signature forms kaugnay ng People's Initiative. At relasyon kay Vice President Sara Duterte na nanatiling maganda ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Unity na nanatili. Nilagdaan ang Pilipinas at Vietnam na layong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpayag ng Vietnam na mag-supply ng bigas sa loob ng 5 taon sa abot kayang presyo. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Sa huling araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam, may mga mahalagang kasunduan na nilagdaan ng dalawang bansa, partikular sa sektor ng agrikultura at usapin sa South China Sea. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, Incident Prevention at Management sa South China Sea, gayon din ang kooperasyon sa agrikultura at iba pang larangan. Gayon din sa MOU sa Maritime Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard at Cultural Cooperation. Sa ilalim ng Rice Trade Agreement, magsusupply ang Vietnam ng bigas sa pamamagitan ng private sector sa Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot kayang halaga. Ukol naman sa Incident Prevention sa South China Sea o SCS, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na isulong ang tiwala ng dalawang panig ukol sa maritime issues sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa riyon dahil sa maritime dispute. Basta't ang ating usapan with Vietnam is pagka may nangyari, meron tayong maliwanag na paraan kung paano pag-usapan para hindi lumaki ang gulo. Hindi naman tayo talaga we don't have any confrontations with Vietnam. Samantala, sa ilalim ng kasunduan niya, nilagdaan ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam magtatatag ng isang hotline communication mechanism at dalawang panig. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Vietnamese President Vo Van Thung, kinilala ni PBBM ang Vietnam bilang strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN region at inaasahan ng Pangulo na lalo pang mapapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Bago ang mga pagpupulong kahapon, ginawaran ng arrival honor si Pangulong Marcos sa Presidential Palace na pinangunahan ng Vietnamese President. Matapos nito ay humarap naman ang Pangulo kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa Grand Hall ng Government Headquarters sa Hanoi.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin sa Senado ng isang grupo na nilapitan nito si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista para makakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Samantala, ipinapasabpina naman ng komite sa Senado ang iba pang individual na sangkot umano sa signature campaign. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sa pagbubukas ng investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kontrobersyal na People's Initiative kahapon, inamin ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na kasama sa nagsulong ng signature drive na humingi sila ng tulong sa mga kongresista at kay House Speaker Martin Romualdez para makakuha ng sapat na PIRMA kada distrito. Ito'y matapos magpakita si Senator Amy Marcos ng screenshot ng isang mensahe kung saan makikita ang larawan ng lead convener ng grupo na si Noel Oñate kasama si Speaker Romualdez at iba pang kongresista noong January 8. Sigo, nandito na si Justice Carpio at pagsalamat kayo. Congressman Garvin, kinausap ko. Sina Congressman Saldi ko kasama at si Speaker Romualdez? No, I didn't talk to Saldi. Saldi ko. You said you never met the Speaker. Nor Mr. Saldi ko, our Congressman. You're under oath, sir. Yeah, yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Eh, sabi nyo, sina Congressman Garvin lang. Yeah, because, you know, it slipped my mind. It slipped my mind, Madam Senator. That was the It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Congressman in getting the 3% per congressional district. That's correct. Inamin din ni Oñate na sa townhouse umano ni House Speaker sa Forbes Park sa Makati isinagawa ang pulong. Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganon. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ko magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. Oo Mira nga. Naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dasma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Napagkasunduan din anya sa pulong ang estimated timetable para sa People's Initiative, kabilang umano sa tulong na ibinigay ng mga kongresista ang pagtukoy sa mga lugar na dapat puntahan para makakuha ng maraming lagda. Ina-advise kami kung saan na maraming mga tao na pipirma, kung saan. Basically, ang tinuturo nila yung C and D sector lang mga voters. They tell us to concentrate on the C and D. Kasi sila ang nakakarami. Samantala, humarap din sa komite ang ilang testigo mula sa iba't ibang rehiyon na pumirma at nagpapirma para sa signature drive. Isiniwalat ng ilang testigo ang umano'y naging bayaran sa pagpapapirma. Utos daw po yun ng ni BBM. Utos yan po yung BBM. Exact word. Ay, ganoon. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Bali po ang binigay sa amin, 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. Binigyan ba kayo ng ID nito, Change Philippines? Binigyan po. Sabi, yung baguhin daw yung economic. Itinanggi naman ng grupong pirma na sangkot sila sa panunuhol. Ipapasabi na naman ng Senado ang isang attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa mga unang lumabas na signature forms. Ayon sa impormasyon ng komite, nasa labas ito ngayon ng bansa. Ipapatawag din ang mga opisyal ng grupong Change Philippines at iba pang pinangalanan ng mga testigo na nanguna sa pagpapapirma sa kanika nilang lugar. Gagawin na sa Biyernes, February 2 sa Davao City ang ikalawang pagdinig kung saan inaasahang mas maraming testigo ang haharap sa komite. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ni House Speaker Martin Romualdez na nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA
kaugnay ng People's Initiative o PI campaign. Samantala, hinikayat na ng mga mababata sa Kamara ang mga senador na ipasa ang Resolution of Both Houses Number o RBH6. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Inamin ni House Speaker Mark Romualdez na nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA, kabilang na si Noel Oñate. Ang grupo ang nasa likod ng isang advertisement na tumutuligsa sa 1987 Constitution at nag-umpisa ng kanyang mangalap ng PIRMA upang isulong ang Charter Change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative. Lumabas sa ginawang investigasyon ng Senado sa People's Initiative Campaign na nakipag-ugnay si Oñate sa Speaker at iba pang mambabatas upang mangalap ng pirma ng 3% ng retradong botante kada legislative district. Ayon kay Speaker Romualdez, lapitan siya ni Oñate para sa isang pagpupulong at nangyari ito sa kanyang townhouse. Gitnang House Leader, para ito sa isang bukas na dialogo kaugnay ng civic actions na may kinalaman sa interes ng bansa. Gayunman, nilinaw nitong pagpapayo lamang ang involvement nito sa People's Initiative at hindi ito ang utak sa pangalap ng pirma. Muli rin itong itinanggi na sangkot siya sa anumang akusasyon ng vote buying kaugnay ng PI campaign. Ipinagtanggol din ng mga kapwa kongresista si Romualdez. Alam mo, lahat naman nakikipag-meet kay Speaker eh. Alam mo, pag-meet kay Speaker, gusto magpa-picture taking. Lahat naman kami, di ba? Lahat ng mga grupo na ano man ang kanilang interes sa buhay o ng kanilang organisasyon, gusto makaharap ang Speaker. And like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, it shouldn't be taken with malice. It had nothing to do with ill intent, and the photo was just used for propaganda and for political gain. Mariin ding itinanggi ng mga kongresista na may ginamit na pondo para sa PI campaign. Samantala, umapela naman ang House Leader sa Senado na pagtuunan na ng pansin ang Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ay lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang proceedings kaugnay ng PI campaign. There is only one sure way to stop that People's Initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH6, the People's Initiative will be dead in the water. Yung abolition, mawawala yung Senado. Kung narinig niyo po ako, guni-guni niyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Para rin sa mga kongresista, pag-aaksaya lang sa oras ang pagsagawa ng pagdinig ng Senado kaugnay ng PI campaign. Yes, it's a circus. I mean, muti na academic na eh. Nag-rule na yung COMELEC kahapon and bang. Kasi another stumbling block na naman to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung diskusyon sa charter amendments. So I hope it's not a political strategy that they're employing to delay discussion on charter amendments. Huwag na natin pag-aksayan itong panahon dyan sa ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng COMELEC, tigilan na eh. So magtrabaho na tayo. Let's walk the talk. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinepensa ng Commission on Elections o COMELEC sa Senado kung bakit hindi nila kaagad nasuspindi ang pagtanggap ng signature forms o pirma kaugnay ng People's Initiative. Samantala, pagtutuunan naman ng pansin ng komisyon ang pagpapatuloy ng voters registration sa susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Sa pagharap ng Commission on Elections o COMELEC sa pagdinig ng Senado kahapon, nilinaw ni Commissioner Ray Bulay na mabilis ang kanilang hakbang kaugnay sa pagsuspindi ng proseso para sa People's Initiative. Ito ay sa kabila ng napakarami nilang ginagawa bilang paghahanda para sa 2025 midterm elections. So dumating po ito, second week ng January this year. Ngayon po, January 30 lang tayo eh. Mabilis pa nga po yung aming aksyon considering yung workload.
Ito ang reaksyon ng COMELEC matapos makwestiyon bakit hindi kaagad itinigil ang pagtanggap ng mga pirma. Binigyang diin ni Bulay, pinag-aaralan nilang mabuti ang batas hinggil dito at hindi madaling gawin ito. Mihingi po kami ng paumanhin kung hindi po kami nakakilos agad. Pero sana po maintindihan na hindi lang po yun ang aming ginagawa. True to the heart, hindi po namin gusto na irab ang common Filipino ng kanilang karapatan. Sa ngayon, matapos suspindihin ang lahat ng proseso para sa People's Initiative, sinabi ng COMELEC pagtutuunan nila ng pansin ang muling pagbubukas ng voter registration simula February 12 hanggang September 30, 2024. Target ng poll body na magkaroon ng 3 milyong mga bagong botante. Ilang araw na doon po tayo mag-focus. Yan po yung lagi namin paulit-ulit na sinasabi, focus muna po tayo doon. Total naman, makakahinga-hinga muna kami. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang isyong politikal, kabilang dito ang ukol sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte at ang isinusulong na charter change. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nananatili ang magandang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga isyu ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything in that of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So hindi naman nagbabago. Binigyan din ng Pangulo na mananatili sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara. Ayon pa sa Pangulo, nananatili pa rin ang unity team. I think so. I believe so. Because if you remember, unity team is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. Samantala, ukol naman sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ayon sa Pangulo, hindi na niya alam ang estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many, many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Ayon kay PBBM, pag-uwi niya ng bansa mula sa Vietnam, ito ang kanyang haharapin. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagtanggol ni Attorney Harry Roque si former President Rodrigo Duterte sa mga pasarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng fentanyl. Naglabas na rin ang pahayag si Senator Amy Marcos sa namumuong hidwaan sa pagitan ng kanyang kapatid at malapit na kaibigan. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi dapat paratang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, bagamat hindi sapat na katibayan ang sinasabing pagkakasama ni PBBM sa drug watch list noon, mas mabuti kung direkta na lang nitong itinanggi ang binitiwang pahayag ni Digong sa halip na ihayag na posibleng epekto ng iniinom nitong pain reliever ang kanyang mga nasabi sa rally sa Davao City noong Linggo. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot
gumagamit ng fentanyl ang presidente? Una-una, hindi naman po tinanggi yan ni presidente. Inamin talaga niya yan. Mahal po natin ang Presidente Marcos. Pero pag meron po pagkakataon na kinakailangan magbigay ng impormasyon, dapat sagutin ng matino. Binigyan din ng dating opisyal na may prescription ang doktor na gumamit si dating Pangulong Duterte ng fentanyl bilang painkiller. Sa huli, sinabi ni Roque na ang fentanyl, bagamat addictive, ay hindi nakakasira ng pag-iisip na makakaapekto sa decision making ng isang tao. Sa isang text message naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa UNTV, sinabi nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl ang dating Pangulo. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City, at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay, pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Samantala, ayaw nang makialam ni Senator Aimee Marcos sa palitan ng akusasyon ni na PBBM at nakatatandang Duterte. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Nakakaloka, yun lang ang Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng National Security Council na darating na sa bansa ang supersonic missiles na binili ng pamahalaan sa bansang India noong 2022. Para sa NSC, malaking improvement ito sa hanay ng sandatahang lakas upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Narito ang report ni JP Nunez. Maidi-deliver na sa Pilipinas ang mga ground system ng BrahMos supersonic cruise missile na binili ng pamahalaan mula sa bansang India. Habang sa buwan naman ng Marso, darating ang mismong missiles. Batay sa anunsyo ng Indian government, maidi-deliver ang lahat ng ito sa bansa sa unang quarter ngayong taon. Bahagi ito ng halos 19 billion peso deal ng Pilipinas sa India para sa pagbili ng mga supersonic missiles. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, papasok na ang puwersa ng sandatahang lakas sa supersonic era o pagbili ng mga missiles na mas mabilis pa sa speed of sound. Ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost thrice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile. Ayon sa NSC, ang pagkakaroon ng supersonic missiles ay naglalayong mas mapalakas pa ang puwersa ng bansa laban sa mga posibleng mananakop. Nagbibigay hudyat din ito sa ibang mga bansa na mayroong sapat na assets ang gobyerno para proteksyonan ang ating teritoryo. Ang mga biniling supersonic missile ay gagamitin ng Marine Coastal Defense Regiment na bahagi ng Horizon 2 ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa National Security Council, bukod sa supersonic cruise missiles, mayroon pang ibang mga sandata at armas ang nakatakdang i-deliver sa bansa at magkakaroon ng opisyal na anunsyo ang gobyerno ukol dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China hinggil sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission sa mga sundalo ng Pilipinas na nagbabantay sa may Ayungin Shoal. Dagdag pa ng AFP, hindi rin banta sa Pilipinas ang naglipa ng mga barko ng China sa may West Philippine Sea para pigilan ang ating RORIN mission. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hindi kailangan ng Pilipinas na kumuha ng permiso sa kahit anong mga bansa kapag magsasagawa ng resupply mission. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ang Ayungin Shoal, kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Ang pahayag ay kasunod ng panibagong claim ng China ukol sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Again, LT-57 BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy.
It is in Ayungin Shoal or Sacansama Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights and the waters adjacent to LT 57, Sacansama Shoal. Nauna nang itinanggi ng National Security Council ang claim na ito ng China. Ayon sa AFP, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal at sa buong West Philippine Sea. Sa gitna ng mga ulat na umano'y paglaganap ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular na sa Mischief Reef. We could anticipate but we don't speculate why they are there. Suffice it to say, the Philippine Navy and the Armed Force in general will continue steadfastly to support our troops in our 9 occupied features, hindi lamang sa LT 57 or sa Ayungin Shoal. For the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes the operational tempo, that includes the weather in the area, that includes the projection in the West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, nasa 15 hanggang 25 warship, 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel at nasa 200 Chinese Maritime Militia vessel ang namomonitor nila sa Mischief Reef na malapit lamang sa Ayungin Shoal. Ang mga barkong ito ang idinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon sa AFP, hindi ito dapat na ikabahala. Subalit talagang kapansin-pansin nila ang pagdami ng maritime militia sa lugar. It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested waters. Determinado ang AFP na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China at tangkang pag-ukupa sa West Philippine Sea, mananatili ang dedikasyon ng sandataang lakas para protektahan at ipagtanggol ang ating soberanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang panibagong digital talent platform nito. Ito ay sa layuning mapabuti ang recruitment at development ng digital talent sa bansa. Alamin natin ang detalye sa report ni Miguel Valdez live mula sa Winnipeg, Canada. Yes, Miguel, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kat. Ang GC Digital Platform ay isang online recruitment site para sa digital at IT professionals. Layunin ng platform na masimplify ang application process para sa digital at IT professionals na nais mag-apply ng trabaho sa gobyerno. Kung dito, magbibigay ito sa mga federal institutions, listahan ng pre-qualified individuals na tugma sa kanilang digital talent needs. Ang GC Digital Talent Platform ay susuporta sa Directive on Digital Talent na ipinapalabas noong April 23 upang maghatid ng moderno at epektibong digital service sa mga Canadians. Balik sa inyo, Kat. Maraming salamat, Miguel Mudez, live mula sa Winnipeg, Canada. Matagumpay na naabot ng Members Church of God International o MCGI at UNTV ang mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, nebulizer at tungkod sa lalawigan ng Masbate. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, Philippine National Police at Philippine Red Cross ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na paglilingkod sa mga Masbatenyo. Narito ang report ni Jerry Galicia. Binigyan na nakatuparan ng Members Church of God International o MCGI ang hiling ng mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer sa Masbate. Ang anak na pulis ng senior citizen na si Aling Delma Ramos hindi makalakad dahil sa isang insidente na nangyari sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Tinamaan ng bala ng baril ang kanang tuhod ng kanyang anak habang rumoresponde sa isang krimen ng nakaraang taon. Kwento ni Aling Delma
Ang anak lamang niya ang inaasahan sa kanilang pamilya, kaya hindi sila makabili ng kailangang wheelchair. Kasi po hindi siya makalakad. Pag nakatayo siya, kalala yung misis niya, isang paalang anak katukod. Kaya kailangan niya ng wheelchair. Malaki pong pasasalamat sa kanila. Alam. Dahil po binigyan siya ng libreng wheelchair. Ang 5 taong gulang na anak naman ni Police Corporal Twin si Garcia, hirap sa paghinga kapag sinusumpong ng sakit nitong pneumonia. Bilang isang single mother, nahihirapan ang kanyang kalooban sa tuwing dinadala pa sa ospital ang anak para lang makagamit ng nebulizer. Pneumonia po, pabalik-balik po siya sa ospital. Si acute bronchitis na kailang na po siya admit. Mahirap po kasi tulad po sa akin, single mother po ako. Wala po dito yung pamilya ko. Tapos panalig na lang po sa Panginoon na anuhon po yung anak ko. Po, nagpapasalamat po ako sa programa pong ito kasi nabigyan po kami tulad nito ng nebulizer na magagamit po para sa ng anak ko po. Ang binan naman ni Police Chief Master Sergeant Troy Capiling, matagal ng tungkod na kahoy ang gamit dahil sa hirap sa paglalakad. Nung nalaman ko na may binibigay po yung kuan itong organisasyon na ito, nakiusap ako na sana mabigyan din ako. Mahirap po kasi minsan walang hawakan eh. Yung kamay niya nagkakalyo na eh. Sa organisasyon po ng MCGI, thank you po. Sana magtagal at dumami pa. At saka marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Ilan lamang sila sa mga naging benepisyaryo ng 10 wheelchair, 10 nebulizer, 10 pungkod na libreng pinamahagi ng MCGI. Kakaiba talaga ito. Kasi imbis na yung community, parang sila yung naunang tinulungan. And rationally is that siguro talagang dapat muna mauna yung ating kapulisan kasi nangangailangan din naman sila. Maraming salamat. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, PNP at Philippine Red Cross Masbate ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na serbisyo sa mga Masbatenyo. Kaalinsabay nito ang pagbibigay ng libreng dugo ng mga miyembro ng MCGI at mga kawani ng PNP sa mas bloodletting activity. Ang kaibahan ng pagkakaroon natin ng partnership sa Philippine Red Cross at MCGI kasi po nakikita po talaga natin na yung pagdodonate ay hindi lang siya dahil sa inutos, kundi dahil ito'y bukal sa loob ng kalooban ng bawat miyembro na ang pagbibigay ng dugo ay isang pagpapatuloy ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. So, love talaga po. So, ramdam na ramdam mo siya sa MCGI at sa UNT. Sa pagtutulungan ng MCGI, UNTV, PNP at PRC Masbate, inaasahang lalawak pa ang paglilingkod sa ating mga kababayang mahirap sa isla ng Masbate. Sa ngalan po ng MCGI, ng UNTV at sa panguna po ng aming Kuya Daniel Razon at sa kapatirang kumakatawan dito, ang mga kapatid natin sa MCGI, kami po ay narito sa isang layon at sa isang adhikain. Ang tayo po ay makibahagi at kilalanin ang inyong malaking pagtitiwala at pagpapahalaga sa aming maliit na magagawa. We never promise to you the moon is in the stars. Pero pangako po namin sa inyo na ipinangako namin sa inyo naman yung nangako din naman ng aming sinasampalatayanan ang Diyos na may likha ng ating mga buhay na siyang may sabi na mangilag tayo sa pag-ibig lang sa salapi, magkasa tayo sa ating mga tinatangkilik at siyang nagsabi. Hindi ko kayo papagkukulangin ni hindi ko kayo pababayain. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.
at sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 17, verse 27, na nagsasabi, "He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit." Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Good morning, Kuya! Usapang pangkalusugan na at makakasama ulit natin ngayon si Dr. Norman San Agustin, ang oncologist at president and CEO of Asian Breast Center. Welcome back! Oh, thank you. Thank you very much. So pleased, so happy to be here with you. Doc, last week na pag-usapan po ninyo ni Joshua and Ira yung patungkol po sa breast cancer, yung mga stages and screening. So Doc, bago tayo pumunta dito sa topic natin about sa biopsy procedures, types and advantages, pwede po bang balikan natin ang ito pong mga screenings na ginagawa po dun sa mga patients natin? Opo, napaka-importante yung maipahiwatig sa publiko at sa may lahat ng mga babae na kikinig lalo na dito na para tinatanggol ng comprehensive breast cancer care na hindi po tama yung isang stage lang, isang second or third, apat po yan, ano. Unang-una, tinatanggol lang surveillance, ano. Yung screening muna, screening muna, no? Tapos yung pangalawa po noon is diagnostic. Third stage is treatment management. And finally, surveillance po, no? Apat yung importante. At pinag-usapan po natin last week, yung tupol sa screening, ano? Ibig sabihin noon, wala ko yung symptoma. But the mere fact that you're a female, born in the Philippines, at you're about 35 years old or more, it's very important for you to be aware. Do not wait for symptoms. Huwag kang maghintay na may symptoma kayo, may mga bukol kayo, may mga dugong lumalabas sa nipple ninyo, may mga laki kayong kulanin. No? Magpatingin na po kayo, at the age of 35, you should have your baseline screening. Yung screening na rin yun po, yung first step po yun. Ano? Kung meron silang nakita ng abnormal, ang second stage po noon is diagnostic. Ano yung nakita nilang bukol? Ano yung nakita nilang sa lumalabas ng blood, yung dugo sa nipple nila? Anong dapat gawin doon? Ano? That's yun po pag-uusapan natin ngayon. How to find out kung ano yung bukol na yun, ano yung abnormality sa thermolytics or mammogram or ultrasound. At yun po ay importante yung choices natin doon, ano? Kung anong klaseng treatment. Napaka-importante po yun. Kasi minsan yung outcome depends po sa type of screening. Itong topic po natin ngayon, napaka-importante po ito, ano? At hindi, unfortunately, there's no standard of care. Dito sa Pilipinas, kanya-kanyang doktor ang gumagawa ng standard of care nila. Mm-hmm. Tama po lahat yun, pero may mga bagay na mas bago ngayon at mas effective. At that's what standard of care is. Yun ang dapat nasundan po natin. Mm-hmm. Oh, and Doc, to start na rin po with our topic today, kasi ang topic po natin is about biopsy. Ano po ba itong biopsy? What is biopsy? Mm-hmm. Biopsy po. Kasi pag nag-screen kayo either thermolytics or mammogram or ultrasound, ang iyan po, mga shadows lang nakikita natin, no? May mga characteristics po na masususpechahan yung cancer. Pero kahit na po yung ano yung pinakamagaling na imaging tests po, hindi po natin malalaman kung ano talaga yung nakikita natin. Mukhang pangit, ha? Mukhang abnormal, mukhang hindi ka dapat ito. Pero paano masasabi kung kasi hindi? Hindi mo naman pwede tanggalin yung breast na ihula mo lang. Smells like a cancer, feels like a cancer, tastes like a cancer, sounds like a cancer. Pero baka hindi naman, di ba? Mm-hmm. So itong sinatawag niyong different types of biopsies, importante po yan because those are the modalities by which you get a small piece of tissue, yung nakikita mong abnormal image, at kung pwede mong isample yun, tingnan under the microscope, then you can tell with 100% certainty whether this is indeed malignant or not. Then you can apply the proper treatment for it, ano? So importante po itong pinag-usapan natin itong types. Doc, nabanggit niyo po kanina yung mga abnormalities. Doc, pwede po ba naming malaman ano po ba itong mga abnormalities na to na kapag nakita natin, magre-require sa isang pasyente na mag-undergo ng biopsy?
Opo, madaming yan, madaming pong hints yan, ano? First of all, ang babae, although 1% of breast cancers occur in, among males, ano? So, hindi lalaki pwede na kayo magkakancer. Isa sa sandaan, sa inyo magkakaroon ng breast cancer at pwede rin kayo mamatay kung di magagapan maaga, no? Okay. So, yung sex, yung family history mo, importante yon. Yung age mo, yung number of pregnancies, breastfeeding, onset of menopause, lifestyle, stress, yung trabaho mo, yung mga kinakain mo, importante yan, ano? Yung masyado matataba at matatamis, at lahat yan. These are factors that they will increase or decrease your chances of developing cancer. Ngayon, kung meron ka nakita bukol, masama na yun. That's a separate class of patients na malaking posibilidad na may cancer ka. Pero hindi naman po lahat ng bukol masama, no? Mm-hmm. So, anyway, kung nag-imaging ka, let's say itong thermolytics, ano? Ang salata po ng doktor sa mundo, ang doktor ng thermolytics, ang pinakamahusay, kasi gawa po ng Diyos, ang pangalan ng doktor ay AI, Artificial Intelligence, AI. Ano? Mm-hmm. Ang opisina niya nasa cloud po, no? At ang baseline, yung sa mammogram po, ang baseline po namin ngayon, recommend is 35, you have your baseline. At the age of 40 and above, you should have your screening on an annual basis hanggang mamatay ka na, no? Mm-hmm. Ang ano po, ang thermolytics, you actually can have the procedure anytime that you develop a bud, you know, yung, okay. Ano ba Tagalog, tutong or something like that, mm-hmm. You know? As long as there's a little mound, then meron kong simptoma, misal may swasakit, bukol na feel. Mm-hmm. As young as 12 years old, mm-hmm. pwede nang i-screen dito. Very affordable, kung modest kayo, kayo kanyang magpatingin sa lalaki o yung expose kayo sa mga babae. Ito po, this is the best thing. And no touch, privacy assured, no pain, wala hindi iniipit, no radiation. It takes 10 to 15 minutes, tapos na yung test mo. Mm-hmm. Kahit na nung edad, yun ang importante, mm-hmm. no? Kasi ang radiation effect po ng ano, and yield, yung risk benefits, ay hindi favorable po sa early diagnosis, sa early ages, ano, yung mga batang babae. At ito po, kahit na nung edad, ano, kahit basta meron ng bud, meron ng konting bukol, at pwede na po. Usually, as young as 12 years old, pwede na kayo. Para maagapan din, Dok, lalo na may mga history, di ba, na merong may breast cancer, para bata pa lang, nato-check na nila if may possibility yung bata na yun na magkaroon. That's correct. Dok, abot naman po sa mga main types ng biopsies, kasi meron pong main types, if I'm not mistaken, no, ang needle and surgical biopsies. Ano naman po yung difference nito? Hmm. Importante yung tanong po yun, ano, kasi hindi random yun, ano? Ay, mahilig ako sa ito, ang test, no? Hindi po, ang talagang standard of care. And sa Amerika po, as early as mga 15, 20 years ago, that became a quality issue, quality issue sa mga doktor, kung anong ginagawa nilang type of biopsy, no? Kasi yung excisional biopsy po, mahal, masakit, at hindi na po standard of care ngayon na itong pagtanggal ng bukol. Mm-hmm. Kasi karamihan po ng bukol na nakikita ninyo, benign naman po, no? Benign. Bakit gagastos ka ng operasyon, yung fear mo, yung pain, and suffering after the surgery, and the high risk of complications. Mm-hmm. This is, in most instances, but there are exceptions to the rule, is, do not do open biopsy po, no? Do not do open biopsy. Kung ang suggestion po ng mga doktor ninyo at kailangan tanggalin yung bukol na yan with surgical stuff, it's through a surgical procedure. In other words, the biopsy is conducted using a knife, kuchilyo po ang ginagamit. Just be careful. Hindi naman sinasabi kung mali yung ginagawa ng doktor. Baka yung sitwasyon ninyo, nakakabagay po yung nirecommend niya. Hindi ko sinasabing hindi niya dapat gawin yun, ano? But there should be a good reason to justify doing an open biopsy or excisional biopsy. Excision, that means tinatanggal mo. Incisional biopsy, that means you take a small piece of it, and yung bukol mismo, masyadong malaki, maliit yung breast nila, hindi muna tinatanggal yung bukol hanggang nakakasigurado na kung cancer o hindi. So, pero kutsilyong usually ginagamit sa mga yon. The standard of care po ngayon
is using a needle core biopsy, or so-called image-guided needle core biopsy. Kahit na maliit na maliit o malaki-malaki, pwede pong sample, usually using either mammogram or an ultrasound. Using a mammogram po, usually 3D yung pinaka-advanced pong mammography ang ginagamit doon, and they can actually do this at the tawag ng stereotactic biopsy. Stereotactic biopsy, that means meron silang X-ray machine, tatawag na 3D, i-nilocalize nila yung tumor using a computer-guided needle. I-attach yung needle doon sa computer, and then actually they could triangulate that and get an XY axis and be able to localize the tumor. And without doing an open surgery, they could actually pick out, usually ito po sa mga microcalcifications. Napakahusay na invento ito, at hindi na kailangan buksan at operahan yung pasyente. Yun lang po, computer-guided needle core biopsy, pwede nilang gawin ito. Mm-hmm. And they can sample the suspicious calcifications, and they can give you an immediate response treatment. Can then be planned properly, you know. And then finally, itong standard of care po ngayon is the ultrasound, or the, usually ultrasound ginagamit nila, but image-guided needle core biopsy. Yung po, pupunta ka doon, yung examining table lang with an ultrasound machine, used as a guidance yun para matanin nyo at makikita ninyo kung saan yung bukol, and you'll be able to sample it using a special needle, so called a needle core biopsy needle, at masasakuha nyo yung sample nun at papadala sa pathologist, diba lalagyan ng band-aid ng biopsy site. Uuwi na po kayo, at within a week meron po kayong report kung ito ay benign or malignant. Kung benign po, usually, hindi na po itinatanggal yan, ano? At mamalaking medicine na magtatanggapin nyo, hindi na operan, hindi mo kayo makakanong scar, at talaga hindi naman po kailangan. At kung malignant, nun po, upo sa iyo katabi ninyo yung doktor ninyo, yung surgeon ninyo, and they'll be able to tell you what the next step is gonna be. Doc, may mga guide po ba tayo, Doc, na sinusundan para malaman natin ano bang method or biopsy method yung gagamitin natin sa isang pasyente? Like, for the location po, halimbawa, ng bukol, Doc, dahil nandito siya sa area na to, or ganito yung size na, ganitong biopsy method ang gagamitin natin. Well, the principle is still the same, ano? Try as much as possible. If you can find a doctor who could actually proceed with a biopsy to find out whether you have cancer or not, mm-hmm. without having to use a knife, you know? Kanya, okay. Ultrasound-guided needle core biopsy is still the standard of care po in most instances, you know? But there are exceptions to the rule, you know? Sometimes, masyadong mahirap hanapin yung bukol, or hindi makita yung bukol, or whatever. Sometimes you have to have a needle-guided excisional biopsy. At maraming ibang mga alternatives po, other than stereotactic biopsy. Pero as a general rule po, kung yung bukol na feel mo, nakikita mo sa ultrasound or other modalities, yung ang best modality pa rin yung needle core biopsy, hindi yung open biopsy po. No. Oh, it varies pa rin, Doc. No. Mm-hmm. It varies. Pero the rule is needle core biopsy. No? In the incisional, in the excisional, but needle core biopsy. Kung cyst lang ang doon, sometimes you can do an FNAB na tinatawag, or fine needle biopsy, na fine needle, maliit na crime lang, tutusok doon, kung i-aspirate nila, fluid lang, especially if it's non-bloody, and with the complete resolution of the mass, then yun na po kailangan, hindi na kailangan yung malaking operasyon sa kanila. No? Pwede, no? Kasi minsan pag may mga ganun, nawawalang mag-isa, hindi walang kailangan operasyon. Mm-hmm. So, Doc, halimbawa nagpa-screening na po ang isang pasyente, and then sinabihan siya na kailangan niya magpa-biopsy, ano po yung mga preparation at dapat pong i-expect ng isang pasyente na mag-undergo ng biopsy? Yung nga, kung ultrasound-guided needle core, image-guided needle core biopsy, wala pong preparation yun. Ano? Basta wala kayong bleeding disorder, hindi kayo nagkaroon ng recent heart attack, meron kayong mga gamot na bawal lang, kasi meron silang yung mga anticoagulants na tinatawag nila,
you should hold back on those medications. Usually, hindi po malaki yan because the risks are very, very low. Mm-hmm. Kung needle lang po ginagamit, at we prefer to have somebody take you to the clinic to have the procedure. Kasi kung medyo malayong bahay ninyo o kung nagmamalayo kayo, we prefer that you do not drive after the needle biopsy. Pero hindi po malaking bagay ito, no? You have the procedure within 30 minutes, you should be on your way home. Mm-hmm. At all you need to do is put pressure over the breast. Mm-hmm. Ang pinakamasamang nangyayari usually dito, nagkakaroon lang ng pasa. Okay. Talk about naman sa mga results nito after ng biopsy, ano naman po yung mga dapat gawin or gano'n naman po katagal yung paghihintay recovery para makuha yung results? Usually po, 5 to 7 days, ano? 5 to 7 days, okay, makukuha yung resulta. Ang gagawin, kukuha yung sample ng tissue, papadala sa pathologist. Yung pathologist po, ipipare nila, i-stain nila, at ilalagay nila sa slide at titingin nila sa microscope. Mm-hmm. Usually within 3 to 7 days, magkakaroon na ng resulta yon. Yung resulta yun ay bibigay sa amin at pagbalik ng pasyente sa opisina, papakita namin yung resulta at interpret sa amin kung ano ibig sabihin ito. Kung benign, usually observation lang. No? Mm-hmm. Kung malignant, then we give them the alternative treatment, the lumpectomy, mastectomy, radiation, chemotherapy, neoadjuvant therapy. Marami pong option. That's the third stage that I talk about. I know yung first one is screening and the second one is diagnostic. Third one is therapeutic and the last one is surveillance after surgery or after treatment. So after yung ma-diagnose to, halimbawa lumabas na yung kanyang result, doon na po magsa-start yung treatment if ever na kailangan niya po ng treatment. Yes. Pero doc, halimbawa ako po bilang isang babae, gusto ko po magpa-consulta pero I'm not really familiar kung ano ba yung dapat kong itanong sa mga doctors. Mm-hmm. Ano po ba yung mga dapat or mas mga common na dapat maitanong talaga ng mga kababaihan sa mga doctors once na nagpa-biopsy po sila? Well, like I said, marami po mong napakahusay ng mga doktor dito. Some of them are world class. Pero I would suggest, you know, kung I hate to use the analogy, kung sino mga foodie dito. Kung gusto mo ng Italian food, ano, hindi ka na pumunta sa Chinese restaurant, di ba? Yes. Kung gusto mo ng Chinese food, hindi ka na pwede pumunta sa kalenderya, di ba? So, ang breast, you should take that very, very seriously. Because it's so easy to treat and it's easy to die from it too, no? It depends on essentially how you manage with your problem. Sa pong problema dito sa Pilipinas, somehow, Filipinas is still brainwashed to believe that more is better, no? Ah, yes. Second opinion, doctor. Well, second opinion is okay, but mm-hmm. you should be your main guide dito. That be listen to programs like what you're showing here today, no? Be educated, learn. Buhay mo ito, no? At misayang yung pinunta mo, doktor, magaling, but back 20 years ago, tumanda na, hindi nag-keep up sa... Yung mga advancements na kanya. Advancement, updates. At kung gano'n nangyari, baka mali yung ang treatment na bibigay sa'yo. So before you go see your doctor, just learn a little bit more about the doctor you're going to. Kaya lang pumunta kayo sa restaurant, no? Masarap ba talaga dito? So, parang nagpa-background check. Research about din sa doctor. Ang daming information nga na kukuman mo sa internet. No? Mm-hmm. Karamihan mga nagde-refer. Noong araw po mga doktor, mga kamag-anak ka nagde-refer. Ngayon ang biggest difference naman ng pangalan, Dr. Google. Dr. Google. One type away na nga lang po, mm-hmm. Kaya lang minsan ang mali lang talaga doon, yung mas inuuna nila yung pag-google kaysa pumunta talaga sa doctor. Is minsan namamali sila, no? Nagsa-self-medicate na rin yung iba. Kaya mas maganda pa rin magpa-check. Gusto nila yung pinaka-accurate talaga, UNTV. That's the best source talaga yung gano'ng information. Very accurate at very comprehensive. Doon kayo matututo, hindi na kayo kailangan mag-research pa. UNTV. United Nations TV. Pero Doc, syempre, alam naman natin yung health sector ng Pilipinas. No? Medyo yung, lalo na yung mga nasa rural areas. So marami tayong mga Filipino women, particularly yung walang access din masyado sa mga ganitong klase ng services. Internet, so, telepono, may access sa'yo, UNTV. So yun, Doc, pwede silang mag-contact for consultation para sa dun sa ating mga... Pwede, tumawag sila sa... Well, we're happy to take care of our patients dito, no? If they need some information, we're happy to call them. I think you'll be flashing yung telephone number namin, ano? Mm-hmm. With a call, okay na po po yun. Kasi yung mga
added challenges po, no, kapag mga nasa rural areas, kapag mga remote areas na hindi po sila ganun nakaka-access agad sa mga services katulad po nitong biopsy. Ito. Pero ang buhay po ninyo yun, ano? I mean, how much is your life worth, ano? Yes. Kung, para sa akin, importante yung breast, kasi I was trained not to take breasts out, ano? Breast conserving therapy ang training ko, ano? Mm-hmm. Pero nahirapan ako sa Pilipinas because by the time they come and see us, usually malala na yung sitwasyon, ano? Mm-hmm. Pumunta na sa baga, pumunta na sa liver, pumunta na sa buto. Eh, ano pa mapagagawa mo sa breast conserving therapy? O minsan yung ulcera, mas masalak, malaki sa breast. Paano matatanggalin yun? Wala matitira. Buto na, buto na lang at balat. Ano? Kahit na yung balat, minsan ubus na. Kailangan magdakuha ka lang. Do plastic procedures to be able to transplant some skins from the thigh, from the buttocks, from elsewhere. Ilalagay dito sa pagtakip sa mga. Ano? Kakawa mga babae talaga. Ano? Kaya kapag may nararamdaman talaga, Dok, mas maganda magpa-check na rin. Mura-mura. Kapag kami ng thermalytics, my God, it's a mura-mura-mura po. Ano? And it can give you some basic ideas as to whether you should just watch it or you should do something about it. Ano? Mm-hmm. Pero itong programa ninyo, itong ito, I must congratulate you for this great public service ninyo. Napaka-importante po. Itong biopsy ng topic nyo ngayon, nagulat ako at pinili nyo itong topic na ito. Napaka-importante po ito kasi minsan, ang laki ng bukol, malapit pa sa nipple, at ang liit ng breast, ano? Pag nagkamali ka sa biopsy mo dito, tinanggal mo, hindi mo dinescribe yung margins mo, wala ka ng espasyo para tanggalin yung bukol, para preserve your breast, they end up with a mastectomy, which is totally unnecessary in most cases. Ano? Tsaka din natin maalis din, Dok, yung iba natatakot talaga eh. Kahit nga po kami nung una namin na rin biopsy na, di ba malala na? So, kapag nag-undergo ka na ng biopsy, yan ang dapat yung ano. Kailangan maalis, Dok, educate. Mga misconception. You have to educate yung misconception. Napaka-importante po yan, ano? Mm-hmm. Ang iba na mamatay sila sa takot, hindi sila sa sakit. Ano? Totoo, Dok. Mm-hmm. At ayaw magpatingin dahil natakot sila na kung ano yung malalaman nila. Oh. Pero nung malaman natin na nagagamot naman pala ito, mas maganda na magpa-check na tayo. Ano nga ba yung ano, stage zero, stage one, anong survival rate doon in 5-10 years? 100%. Wow. At least walang mamamatay. Mm-hmm. Pero Dok, may nasasagap po ba kayo ng mga, halimbawa sa government natin, kung nagkoconduct po sila ng mga trainings and seminars dun sa mga local areas natin, sa mga rural areas natin, para matuto rin yung ibang mga healthcare providers doon na makapag-biopsy? Yun po ang kinasasakit ng loob ko, no? And I can say it straight to your eyes, no? Sa lahat na rin yung mga taong responsible sa posisyon ninyo, no? Yung mga elektadong mga officials, no? Meron po tayong pera para ma-prevent at treat itong cancer na ito, no? Madali pong gamutin ito, no? Kailangan po konting tulong lang, no? At mabigyan naman natin yung konting porsyento, for example, ng PAGCOR, PhilHealth, PCSO, GSIS, SSS, may pera po ang gobyerno, no? Yung porsyentong na para sa mga tao po, let's specifically designate and give this specifically for the management, prevention, and treatment of breast cancer po, no? Yung mga affectado po dito, 99% babae, yun po ang women's workforce natin, yung nagbibigay ng $39 million a year, no? Yun ang nakakatulong sa ating gobyerno, sa mga tao, yung mga nanay yun ng mga marami silang mga anak, iniwan nila para magtrabaho abroad, para matulungan ng gobyerno, matulungan ng pamilya nila. Nakakaawa naman po, pinapabayaan natin ito, no? Yung pinupush ko, women's empowerment, ano? Let the women speak for yourselves, ano? Wala kayong representative, ano? Unfortunately, as sad to say, karamihan po ng mga lalaki, para sa mga lalaki, no? Pati ang mga babae, wala para sa inyo, no? Including the women, the women themselves, no? So yung women's empowerment, magsalita naman po kayo at para mapaprotektahan natin yung mga women's workforce natin dito na nagsisikap na matulungan ng ating gobyerno at mga iba tao. Yes, and we're so thankful for you, Dok, para isa ka sa mga lumalaban para dun sa karapatan din ng mga kababaihan. Pero Dok, meron may mga tips po ba kayo para naman po dun sa mga mag-undergo or nag-undergo na ng biopsy? Any tips po para kahit pa paano ma-feel po nila, kumbaga empowered, maging empowered sila? Para hindi sila mag-lose ng hope. Yes.
paano ka, how can you improve 100%? Ano? Mm-hmm. Ang problema hindi yung treatment, ang problema yung early diagnosis po. Mm-hmm. Ano? So pakinggan pa rin yung sasabi ko, huwag kang may matatakot sa gamot. Mm-hmm. Matatakot kayo sa sakit. Pag pinabayaan po yan, nasabi ko yung diretsuhan, mamamatay kayo at mahirap, masakit yung pagkamatay po ninyo, no? Mm-hmm. I'm being very blunt about it, no? Kasi hindi kayo nakikinig, eh, no? Ay, sasabog yan pag inipit mo, masakit yung mammogram, masakit yan, no? Lahat ng mga mahal, lahat ng dahilan po, wala na yan, no? For example, ito, thermolytics, bigay po ng Diyos ito, no? At sinishare namin sa mga Filipino ito, sa gobyerno, at sa lahat ng mga babae dito sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Tayo lang, we're the only one, we're one of the few countries in the world available po ito. Bigay po sa inyong Diyos. Walang ipitan, walang ay, aray, mm-hmm. walang sakit. Affordable po at it's accessible. And ang accuracy po nito is almost as good as a mammogram, if not just as good, ano? Kaya tama na po yung mga dahilan. Pag maagang na-diagnose po ito, hindi kayo mamamatay at ma-afford po ninyo. At lalo na kung tulungan tayo ng gobyerno, ano? Kaya pagpatingin po tayo at huwag tayo matatakot sa treatment, matakot tayo sa sakit at pagnapabayaan. Tsaka nakapanghinayang, Dok, kung iisipin na ang laki naman ng chance na makasurvive ka dito pero dahil lang sa takot mo na magpa-check is mawawala sa'yo yung buhay, di ba? 100%! Mm. 100%! Imagine from stage 0 to 1, 100% yung survival rate mo. Kahit versus ako siguro yun, di ba? Ilalaban mo yun. Ang laki naman ng chance. Kaya dun yung importance din po, Dok, ng early diagnosis, no? Para mas hindi, para mas ma-lessen din. And na, education. Iniisip ko nga maganda siguro na kahit sa mga schools natin, high school students, magkaroon din ng mga seminars for them para magkaroon sila ng kaalaman na ay hindi pala dapat masyadong katakutan itong breast cancer kasi it's curable if detected and diagnosed early. Alam niyo, kung hindi niyo alam spelling ang education, yung initial po na yun, UNTV. Education. Papapanood mo sa UNTV mga kailangan mo. Kasi we offer that meron tayong usapang pangkalusugan sa Good Morning Kuya. We have doctors on TV. Kaya nakakatuwa na may mga ganito tayong klase ng programa na open sa lahat. Mapapanood ng mga bata, matanda, hindi ba? Katulad natin, nasa edad natin. Para magkaroon sila ng kamalayan kung ano ba yung mga kailangan nilang gawin at kailangan nilang matutunan when it comes to their health. And Doc, para magkaroon din tayo ng recap, no? Gaano naman po ka-importante na yung awareness nga po ng mga tao when it comes to kumbaga sa early diagnosis and syempre yung para yung prevention din. Paano po ba yung pag-usapan natin? Sige. Yung awareness, ano? Anong kailangan doon? Dalawang bagay lang. Babae kayo, Filipina. That puts you at a high risk, 25% sa inyo. Million-million ang mamamatay, magkaka-breast cancer at mamamatay, no? Ngayon, kung magkaroon kayo ng breast cancer, hindi yun ang problema po. Ang problema yung napapabayaan. Mm-hmm. Yung hindi na titreat, hindi na, at hindi na nanonood sa UNTV. Pero Doc, yung pag-progress po ba nitong pagkakaroon ng breast cancer ng mga kababaihan, sobrang bilis po ba nito na dapat talaga eh matutukan sa mababa pa lang na stage? Yung pag-progress po nung sakit, mabilis po. Ayaw naman. No. Actually, ang advantage ng breast cancer po ay it's a slow-growing tumor and it's very curable and that's the reason why the survival, unlike most breast cancers, are measured in terms of 5-year survival. Ang breast cancer po, 10-year survival. Ano? In other words, I remember one statistics when I was in medical school, sabi na up to 18% of women who neglect themselves altogether would be still alive with breast cancer after 18 years, you know? Matagal din, you know? But there are some slow-growing breast cancer tumors, but there are some very quick, very rapid, poorly differentiated inflammatory carcinoma. Yun, usually within a few years, wala ka rin sa mundo nito, you know? Pero Doc, ano ka lang po kasi sa mga kababaihan naman na kumbaga gumaling na sa pagkakaroon ng breast cancer, may chance pa rin po ba na bumalik ito? Yes. Thank you. That's a very good question. No? Sabi ko nga, no? You can be free from cancer now, no? Natitip ka lahat. But you're never cancer-free. You can be free of cancer, but you're never cancer-free. Perfect example, sino yung popular? Olivia Newton-John, di ba? It took her 25 years to die, no?
Cancer fissure for so many years, it recurred, then it was treated, and then recurred, treated, and then it recurred, she died. Mm-hmm. Sino yung Susan Summers? Kilala ba niyo sa This Company? Sexing babae sa, it was a comedy, parang Friends, you know? Nagkaroon siya ng breast cancer. Na-treat siya, gumaling. Mm-hmm. And then she went to all kinds of alternative treatment, lifestyle, and that. Bumalik. Na-treat siya ulit, gumaling. Bumalik, namatay. So, you know, you can be free of cancer today, and yet you're never cancer-free. Basta babae ka lang, kung Filipina ka, don't forget, dalawang breast mo. No? Yung pag dito natanggal, baka bumalik sa kabila. Mm-hmm. And if you don't see the doctors, proper doctors, ng ABC, and call, at tumawag ka ng call, 0917, one breast, isang suso. Mm-hmm. That means kung hindi ka nagpatingin, mawawala yung isa. So 0917-1-27-3278. Yung letter ng breast, may numero yun, hindi ba? Sa telepono makikita mo, hindi ba? May numero. One breast, 1-27-3278. At I believe it's going to be flashed on your television, you know. Magpatingin. But you don't have to see us as Asian Breast Center. You can go to any doctor who is a certified, properly trained breast surgeon. Matratawin lang ng breast specialist, you know. At I'm sure they'll be very, very competent. They'll be able to help you, no? Pero kung gusto nyo thermalytics, kasi ang Asian Breast Center na meron ito, kung wala kayong pera, wala kayong, no, at hopefully ang gobyerno, tutulungan po tayo, no, sa ng gobyerno. This is so affordable po talaga. Mm. Doc, for our last hurrah, para sa topic na last ito ngayon. Question. Yes, Doc, pwede po ba natin encourage din yung ating pong mga viewers ngayon na ang pagpapabiopsy talaga ay nakakapag-save ng lives? Mm-hmm. You can't get away from it. Pag nakita yung either mammogram, ultrasound, MRI, thermolytics, may abnormality, huwag niyong paghihintay kayo ng buwan-buwan o months or years, ano? Kasi then emergency na po ito. No? Pag may nakita niyong apoy, yung kaya may kandila, nahulog, na lumiliyab na ito, mm-hmm. huwag kayong maghihintay ng araw, oras, para bago kayo tumawag ng bumbero, ng ambulansya. Tawag kayo kagad, ano? When babae kayo, 35 years old kayo, may na-feel kayong bukol, o may lumalabas na dugo sa nipple ninyo, o may mga sakit, malaking kulani. I mean, those are warning signs. Don't wait, you know. Get immediate assistance from a knowledgeable physician, properly trained sa breast cancer po. Mm-hmm. Ang nasayang na oras, hindi na natin maibabalik. Kaya dapat hanggat maaga pa, magpa-check na tayo. Tama. Again, thank you so much, Doc. Thank you. Maraming salamat sa pagkakaroon yung servisyo sa mga tapwa at mga Pilipino. Dahil na yung kababayan natin, you know? Makatulong naman. At yung mga gobyerno naman, tulungan naman natin po itong mga tao na mamatay sa breast cancer. No? Yes, so treatable. Salamat sa servisyo po ninyo. Thank you so much. Doc, again, sa mga gusto pong magpatingin or magpa-breast health screening, saan po sila pwedeng pumunta? Well, any center that have properly trained breast surgeons, pwede po sila pumunta. Sa probinsya, marami po mga sentro. Ang problema na po, minsan sa probinsya, yung mga public hospitals natin, wala silang updated ng mga equipment to actually detect. Kasi minsan very dense ang breast ng mga Filipino, hindi masyado nakikita kung hindi maganda yung ating mammogram, ano, yung ultrasound, at yung thermolytics sa mga hindi maka-afford ng mga mas mahal na mga gano'n. Magpatingin sila sa proper center na breast specialty nila po, no? At yung mga gobyerno naman natin, again, I keep going back to it, we need to help our women folks, you know. Mm-hmm. Bisita na kayo. Salamat sa mga sa UNTV. Mm-hmm. Bisita na kayo dito sa Asian Breast Center. Yeah. Again, thank you so much, Dr. Norman Sanagustin. Dr. Norman Sanagustin, ang President and CEO of Asian Breast Center. At yan po maaasang bahay ang ating usapang pangkalusugan. Don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Isa sa paboritong inumin sa umaga ng mga ating mga kababayan, lalo na kapag malamig ang panahon, ay ang kape. Kaya naman pinipilahan ngayon ang isang tindahan ng coffee bean sa Quiapo, Maynila. Mula sa Quinta Market sa Quiapo, Manila, makibalita tayo kay Hari Ilagan live.
Hari, good morning. Ano na bang klase ng coffee bean ang meron dyan sa Quiapo ngayon? Good morning! Good morning, good morning, Kuya. Good morning, Kat. Kahapon pa nga ay nagtikot-tikot na kami dito sa Quinta Market upang maghanap ng tindahan ng kape. At ang kanilang bestseller dito, Kat, ay yung premium Arabica at yung Tagada. Ngayong malamig ang panahon, pinipilahan ng mga coffee lover ang patok na tindahan ng kape sa Quinta Market dito sa Quiapo, Manila. Ayon sa may-ari ng tindahan ng kape, taong 2022 nang ipamana ito sa kanya ng kanyang lola at lolo. Kwento niya, 1945 pa ito nagsimula sa Quiapo, Manila. Si Lolo, yung dating may-ari nito ay isang katulong lang ng tindahan na to. Nung nag-abroad na yung boss niya, bali pinasa na lang sa kanya yung tindahan. Kami, pinagpatuloy niya na lang hanggang namatay siya, ako naman ang sumunod na nagtuloy ng tindahan. Sa halagang 460 pesos, mabibili niyo na ang masarap na kape tulad ng kape Barako ng Batangas, Benguet, Kalinga, Sagada at Robusta. Meron din silang ibang flavors tulad ng French Vanilla, Salted Caramel, Hazelnut at marami pang iba na mabibili sa halagang 580 pesos per kilo. Sa ngayon ay 22 years nang tinataguy de Chester ang kanilang tindahan ng coffee bean sa Quiapo, Manila. Kaya payo nito sa mga magnanais magtayo ng ganitong business na magtiyaga at manalig sa Diyos. Ang mapapayo ko sa kanila, subukan nila itong kape ko kasi maraming nagsasabi na masarap itong tinda ko. Kaya kayo, subukan nyo na rin para umasenso rin kayo. Paalala naman ng health expert na maghinay-hinay sa pag-inom ng kape. Mas magandang inumin ito pagkatapos kumain ng almusal at natural sweetener at plant-based dairy ang halo para ma-boost ang energy sa umaga. The best way is you have to choose yung kape nyo. Importante yung mga brewed, yung dati natin ginagawa. Maganda siyang cleansing din, a natural diet. But be sure pag umiinom tayo ng kape, kung kaya natin yung black coffee, napakaganda naman ng kape kasi makakatulong yan sa ating stimulation and then brain thinking, even diuretic. Everything should be in moderation. Kat, nagbubukas ng tindahan ng kape dito tuwing alas 10:30 ng umaga hanggang 7:30 p.m. Yan muna ang update mula dito sa Quinta Market. Balik sa'yo, Kat! Maraming salamat, Hari Ilagan, live mula sa Quiapo, Manila. Sa atin naman pong weather update, patuloy na makakaapekto sa bahagi ng Luzon at Visayas ang northeast monsoon o amihan. Samantala, apektado naman ang trough o low pressure area ang Mindanao. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang northern Mindanao, Soccsergen, Caraga, Davao Region, Central Visayas, Biliran, Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon. Habang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Wala namang binabantayang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit patuloy naman na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao ang trough o extension ng LPA sa labas ng PAR. Muling kinilala ang Wish 107.5 bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6th Gawad Lasallianeta. Bukod sa kakaibang konsepto ng FM station para lalo pang ibandila ang original Filipino music o OPM, nagsisilbing inspirasyon at daan ng Wish 107.5 para maibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga musikang ibinabahagi ng istasyon. Narito ang report ni Gladys Tuwami. The winner is none other than Wish 107.5.
5. Sa ika-anim na pagkakataon, muling ginawaran ng pagkilala ang Wish 107.5 bilang Most Outstanding FM Station sa 6 Gawad Lasayaneta ng De La Salle Araneta University. Sobrang nakakataba ng puso and truly inspiring kasi mga students yung bumoto sa Wish 107.5 as the best FM radio station of the year. Inspirasyon namin sila para mas pagbutihin pa yung craft namin. Siguro ramdam nila na yung Wish 107.5 para talaga sa tao. Kasi yung mga charity na tinutulungan, yung mga Wish Music Awards na hindi lang awards night, kundi mga charity rin yung tinutulungan. Kaya ramdam nila yung pagmamahal ng Wish rin. Platform ng OPM ang Wish Bus. So marami pa tayong i-discover ng mga raw talents na magsha-shine pa, hindi lang dito, internationally na. Layunin ng award-giving body na bigyang parangal ang mga natatangi, mahuhusay, at influential communicators sa larangan ng media na nagsisilbing inspirasyon at mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon. Kailangan kasi ng De La Salle Araneta University ng mga para mga inspiring idols. Kaya namin ito ginagawa taon-taon para malaman nila kung sino ang dapat nilang idolohin. Pinaka number one reason namin is not just for our students but also for the awardees para maramdaman nila that they are the best among the rest. Actually, ang Wish ay malapit na maging Hall of Famer. So, konting steps na lang ay nandun na tayo sa Hall of Fame Award. Karamihan ng mga kabataan natin ngayon ay nasa social media na. The effort that Wish FM pours into creating contents that are of quality are really outstanding. Mismong ang mga estudyante, guro at alumni ng universidad ang mga namili at bumoto online para sa mga nominado at tatanggap ng parangal. Ayon kay Sheila Cabidog, ang head ng Gawad Lasayaneta, malaking bagay din ang musikang ibinabahagi ng istasyon dahil naiipsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pakikinig nila sa FM station. Ang musika talaga ay hindi lang parte ng buhay. Sabi nga nila, music is life. So talagang sa Wish FM nila, nakukuha ang buhay na yon sa hirap ng academics nila, sa pakikinig nila sa Wish FM, kahit pa paano, naiibsan ang mga hirap na dinaranas nila sa kanilang mga aralin dito sa paaralan. Bukod sa parangal na natanggap ng istasyon, nominado naman ang Wish 107.5 DJs bilang Most Outstanding Female and Male Digital Radio Broadcaster. Ang Wish 107.5 ang natatanging FM station on wheels na naglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa Estados Unidos, kung saan itinatampok ang mga Filipino artists at maging international singers. At nagiging platform para makilala ang mga undiscovered gems sa larangan ng musika. Higit sa lahat, ang Wish 107.5 ay hindi lamang nakasentro sa musika, dahil kaakibat din sa adhikain ng istasyon ang paggawa ng mabuti. Samantala, ilang programa naman sa UNTV ang mga nominado sa iba't ibang kategorya ng 6 Gawad Lasayaneta. Nominado ang Good Morning Kuya bilang Most Outstanding Morning Show at ang GMK Host bilang Most Outstanding Morning Show Host. Ang UNTV Radio bilang Most Outstanding Radio Station. Nominado din ang Get It Straight with Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show at si Kuya Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show Host. Patuloy na magsisikap ang UNTV na magamit ang platforma nito sa media para sa kapakanan ng mga kabataan at sa pagbibigay serbisyo publiko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan na natin si na Joshua Ira Ian at Timmy. You know, thank you Kat and Celine. Eto na nga guys, no. Sino ba sa inyo ang mahilig sa grilled food o yung mga inihaw? Yeah, yeah. Sakto ikaw na, mahilig. Ikaw mahilig ako naman. Lahat ng pagkain mahilig ako. Yummy. Yeah. Pero kasi diba pag nag-iihaw tayo, merong katagalan, di ba? Yeah. Oh, ilang minuto bago ihintayin, bago maluto, di ba? Saka yung nakatoka, sino mag-iihaw? Oo, yun. Ang bangit eh. Pero alam nyo ba na meron ng AI-powered grill na maghihintay ka na lamang ng 2 hanggang 3 minuto at meron ka ng inihaw
ihaw na pagkain na chef level ang pagkakaluto niya na. Paano nga ba nagagawa yan ng isang innovative grill? Let's find out dito sa Techie Muna. Paborito niyo rin ba ang mga inihaw na pagkain? Pero siguradong mas ma-enjoy niyo ang grilled food kung niluto gamit ang sinasabing future of grilling. Ito ang Perfecta. Ang Perfecta ang world's first AI-powered grill na gumagamit ng Neural Fire Technology na pinagsasama ang art at science in cooking sa pamamagitan ng integration ng cutting-edge hardware at software technologies. Mayroon itong dual vertical infrared burners na nagluluto sa temperature na 1,652 degrees Fahrenheit. Taglay din ito ang combination ng AI algorithms at smart sensors. Kaya naman eksakto ang pagkakaluto ng steak, chicken, fish, at maging burgers. At the touch of a button, magkakapag-deliver na ito ng perfect grilled food in less than 3 minutes. At dahil ito ay isang intelligent grill, alam ng Perfecta kung kailan hihinto sa pagluluto at magsa-shut off. Kaya wala kayong aalalahanin sa overheating at maging sa risk ng sunog. Pwedeng-pwede dun sa mga magbi-business lalo na kapag kailangan mabilisan, di ba? And speaking of business, sabi nga nila, madali ang kumita basta masipag ka lang. Kaya nga kahit mga estudyante, pwede ring magkaroon ng sariling income. Gaya na lamang ni Bianca na kumikita ngayon sa kanyang munting crochet business. Panoorin natin dito sa ating Bread and Butter. Uy! Estudyante ka ba na naghahanap ng mapagkakakitaan para may pangbaon sa school? Sakto, buti napadaan ka dito dahil meron akong alam na paraan para kumita ng pera gamit ang maliit na puhunan at skills na kayang-kayang matutunan. Ready ka na ba? Isa sa mga nauusong fashion items at accessories ngayon sa internet ay ang mga tinatawag na crocheted or gansilyo items. Bukod sa mura at cute ang mga ito, highly customizable pa ang mga design, depende sa kung anong trip mo. Pero dahil hindi ako marunong gumawa ng crochet o mag-gansilyo, nag-invite na lang kami ng taong pwedeng magturo sa atin kung paano gawin ito. Kasama natin ngayon dito si Bianca from Warm Stitches para turuan tayo kung paano ba gumawa or paano mag-umpisa ng crochet business. Hi Bianca! So Bianca, ano ba yung first step para makagawa tayo ng crochet? First step po natin ay yung paghawak po ng yarn. At isa po sa technique na ginagawa ko po ay iniikot ko po yung yarn alternately po sa aking pong fingers. Gagawa po tayo ng loop or yung magic ring. Okay, so gagawa ko ng magic ring or loop gamit yung aking middle finger at saka yung aking thumb. And insert po natin yung hook sa loob ng butas. Okay. Gawa po tayo ng yarn. Okay, so iti-twist ko lang itong aking hook, tapos ipupull ko lang yung yarn. Gagawa po tayo ng chain. Twist nyo lang po ulit yung yarn. Okay, so para makagawa ng chain, uulitin ko lang yung pag-twist ng hook sa yarn, tapos ipupull ko na siya dun sa may butas. Okay. Yun, okay. So ito na yung foundation ng ating crochet. Pero Bianca, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Gumagawa po tayo ngayon ng heart keychain po. Oh, okay. So, after po natin makakomplete yung round 1, insert po natin yung stitch marker. Bala, ito po yung masisimbing mark po natin na end na po nung round 1. Start na po natin yung round 2. Same lang po, single crochet pa din, pero dito po sa round 2, nag-increase na po tayo. Bali, ang mangyayari po sa increase, dalawang single crochet na po sa isang loop. Sa mga kasambahay, be reminded lang po na after ng each round, pwedeng mag-increase yung bilang ng ating single crochet depende sa pattern na sinusundan nyo. Puhunan po, pwede na po kayo makapag-start ng crochet business nyo po at 150 pesos po. Ganun lang
pala talaga siya kamura. Ilang kitchen yung pwedeng magawa sa isang yarn? Sa isang yarn po na to, pwede na po tayo makagawa ng 5 to 7 po na kitchen po dito. Mga kasambahay, huwag kayong mag-alala kung naiisip nyo kung saan kayo kukuha ng pattern dahil marami naman sa internet na pwede nyong makita. Natuto siya or nag-start siya ng business noong pandemic at alam naman natin na noong pandemic, tumaas talaga ang bilang ng mga tao na nagkaroon ng anxiety, depression at stress. Nakakatulong po ang pagko-crochet sa pag-release natin ng mga happy hormones. Itong crochet po kasi ay isang uri ng mindful activity at yung repetition at yung pag-uulit-ulit ng paggawa natin ng crochet sa mga yarn, nakakatulong yun para maging mindful tayo at mas magkaroon tayo ng focus sa mga bagay na ginagawa. Business naman, kung iniisip nyo po na baka marami nang nagko-crochet kaya hindi na siya magandang gawing business, huwag po kayong mag-alala mga kasambahay dahil isa sa mga unique selling point ng pagko-crochet ay yung customization. Yung mga products na ginagawa ni Bianca, ang kadalasan nagbibigay po ng patterns or ng mga design na gusto yung mga clients niya, tapos yun lang po yung gagawin ni Bianca. In short, halos lahat ng products ni Bianca, very unique. Sa presyo, Bianca, magkano natin pwedeng ibenta itong mga ginawa mong crochet na keychain? Katulad nito, iba siya kasi diba wala siyang stuffing. Magkano siya pwedeng ibenta? Usually, nasa 50 pesos po since wala pong stuffing. Okay. Pagka meron naman, katulad nito, magkano siya pwedeng ibenta? Nasa 70 to 100 po, depende po sa design. Oh. Grabe, ang bilis lang pala talaga gumawa ng mga crochet items. Kaya kayo mga kasambahay, kung gusto niyo itong gawin, pwedeng-pwede niyo siyang matutunan dahil si Bianca, nagawa lang niya itong keychain for less than 20 minutes. Kaya po sa inyo mga kasambahay na gustong magpagawa ng mga personal items katulad nito, pwede niyo pong i-visit ang kanyang Facebook at Instagram account online na Warm Stitches. Maraming salamat sa Diyos, Bianca, sa pagtuturo mo sa amin kung paano gumawa ng mga crochet items. Salamat din po sa Diyos for having me. More projects to come, God willing, Bianca. O diba, ganda yarn, maliit na puhunan at skills na kayang-kayang matutunan lang ang kailangan para makagawa ng mapapagkakitaan. Bonus pa na highly relaxing at very special at memorable ang mga products na magagawa mo. Basta tandaan, pag may tiyaga, may pagpapala. Shoutout muna sa lahat na nakatuning ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung sa kanilang pananaw ay mahirap bang maging OFW o magtrabaho sa ibang bansa. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. From Rhea Rosales, for me po mahirap yon dahil malalayo po sa family. Pero kinakaya naman po awat tulong ng Diyos dahil para po masuportahan ang pamilya nila. Eto, galing naman kay Gabriel Pascua. Para sa akin po, mahirap po. Di natin kapiling ang mga mahal natin sa buhay. Yung iba, akala po nila pag nagtrabaho sa ibang bansa ay mayaman. Di natin alam, nahihirapan na pala sila. True. Ito naman ang comment ni Orlando Escritor. Masarap kung mabait ang employer at malaki ang sweldo. Mahirap dahil malayo ka sa mahal mo sa buhay. Straightforward. Ganun. Totoo naman talaga. Ito na naman natin sa mga iba. Yung may kasama tayo, anchor natin. Ano experience niya rin na nagtrabaho siya sa ano? Oh, wow. Sa Thailand. Sa ibang bansa, Thailand. Kasi gusto ko mag-isa. Kaya parang na-enjoy ko yung independence. No? So, pero ngayon naman, so nakabalik na ako sa family ko. So yun, kaya okay na rin naman. Maganda siyang experience in a way. And yun nga, syempre, yung kung kailangan mo talaga ng trabaho, yung pera, yung cost of living din sa Thailand, actually medyo okay din. Kaya
Maganda naman. Ayan. Mm-hmm. Sige po, good morning lang pa sa aking mami, sa aking daddy, and sa aking best friend na si Nika from Australia and si Miles na nasa Leyte ngayon. Good morning! Mga best friend mo nasa Japan. Oh, layo nila. International abroad din. LDR. LDR kami lahat. Oh. Mga friends mo. Sige, lalayo na rin ako. Okay, good morning naman sa aking mami, sa aking daddy, at kay Yuna. And thank you po kay Dr. J and Dr. Sheila Recasata of Faces and Curves. Visit their clinic located at 204 Victoria Plaza Building, Green Hills, San Juan City. You can also contact them at 02-872-2804-05 or at 0917-533-2237. Great skin doesn't happen by chance. It happens by effort, consistency, and appointment. Book now at Faces and Curves. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masiglat, malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition, kaya everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online at selected Mercury Drug Outlets. And also, we would like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. At sa mga gusto naman pong umara, now is the perfect time to invest on your skin. Come and visit Ara Aesthetic Clinic at number 8090 Mug Avenue, Diliman, Quezon City. You may book an appointment through their Facebook and Instagram account at Ara Aesthetics or contact them at 0945-612-0007. Thank you, Ms. Andalas Alas, Dr. Elisa Sanchez, and the rest of Ara family. Ara Aesthetic Clinic, the home of timeless beauty elite. Good morning din sa mga nakasama ko na bread production team dyan. Nagmagawa kami ng mga crochet. At kay Sis Bianca na walang ginawa kundi magbuntong hininga kasi hindi ko matutunan yung paggawa ng crochet. Ayan, good morning din sa aking nanay at kay Mom. Hello, Mom. Patience talaga to. Oh. Pero good morning din. We would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sapagira Street, Barangay Biklatan, General Tria City, Cavite. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kayo ng 6 in the morning. Samahan niyo po kami uli bukas, God willing. At sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning Kuya!